Senator Revilla. At this juncture, I would like to request our committee secretary, Lawrence Asher. Asherto, to recognize the guests and resource persons present into this hearing. Thank you very much, sir. We would like to recognize the presence of the following. From the National Police Commission, we have Attorney Alberto A. Bernardo. Morning, sir. From the Philippine National Police, we have Police General Benjamin Acorda. Morning, sir. We also have Police Lieutenant General Michael Jan F. Dubria. Morning, sir. We have Police Major General Eliseo Cruz. Morning, sir. We also have Police Brigadier General Narciso Domingo. Morning, sir. We have Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez. Morning, sir. We also have Police Colonel Julian Olonan. Morning, sir. We have Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez. Morning, sir. We have Police Lieutenant Jonathan Sosonko. Morning, sir. We have Police Senior Master Sergeant Derwin Rebosora. We have Police Master Sergeant Lorenzo Catarata. We have Police Senior Master PSMS Marian Mananghaya. We have Police Master Sergeant Carlo Bayeta. We have Patrolman Dennis Carolino. Patrolman Romar Bugarin. Patrolman Hassan Calao. Patrolman Justin Peter Gular. We also have invited the IF, other members of the IFLD, PMSG De Leon, PSSG Rodas, PSSG Alonso, Patrolman Cristobal, Police Lieutenant Cabral, Police Corporal Soriano, Patrolman Enero, Patrolman Prado, Patrolman Gamboa, Patrolman Tiang, as well as SOU 4A. And the other, we also have invited the other officers and gentlemen and other NCO from the Philippine National Police who are with us today. Yung si Tibay, nasaan yung Tibay? Tibay. Ano ba si Tibay? Is Uyo o... Ano yes, ka sir, ba? Nasa likod, sir. IFLD, dito ka? Yes, dito, sir. Yung mga IFLD, dito kayo? Upo kayo dito. Yan. Lahat ng IFLD. Yung grupo ni Captain na Captain na nakita nga na nagbigay ng investigative kit. Nakala natin shabu yung backpack na binigay sa kanya, binigay niya sa tao niya. Nasabi niya na investigative kit pala yun para sa follow operation. Para? Captain Pinyon. Captain Pinyon. Ah? Pinyon. O, bubo ka dyan. I would like to acknowledge the arrival of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Idol. Thank you, thank you. Continue, Comsec. Yes, sir. Thank you, sir. We also have Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, sir. From the National Bureau of Investigation, we have Assistant Regional Director Roel S. Bolivar. Morning, sir. Attorney Ross Jonathan Galicia. Morning, sir. From the PDEA, sir, we have Director General Moro Virgilio Lasso. Morning, sir. From the Dangerous Drugs Board, we have Secretary Catalino S. Cuy. That's all, sir. Thank you. Thank you, Comsec. Alam nyo,
Masarap. Maganda sanang manood ng game 7 ngayon eh. Celtics versus Miami. Miami Heat. Kaso mas maganda itong game 7 natin dito. Dito sa loob ng room na ito. Ito yung game 7 ng ano ito? Bad Cups versus Good Cups or Good Cup, Bad Cups hindi gaano versus masyadong Bad Cups. I don't know how to describe this hearing. But anyway, since this is the last week of our first regular session, after this week, we are going to go on Sinidai break. So, it doesn't mean na if we are on break, the citing in contempt of those who are cited in contempt are already extinguished. Their liability is already extinguished. No. It will continue until the end of this of the 19th Congress. So the 19th Congress will end on July 2025. Huh? June 30. Kala, July 1, iba na pala yun. June 30, 2025. So your contempt stays up to July, June 30, 2025. I would like to acknowledge the presence of Senator Jinggo Estrada. Celtics na Celtics yung yung necktie natin na Senator Jinggo, yeah. So here we are. I hope this will be the final hearing that we will be conducting as far as this issue is concerned, and I hope that nothing will be left hanging after this hearing. All issues should be well settled bago tayo mag-adjourn. That is why I hope, against hope siguro, that the truth shall come out at the end of this hearing. Again, I am reminding you, wala na mas magandang kuan ito, advice na ibigay ko sa inyo, is that the truth shall set you free. Kung magsabi ka ng totoo. So, after our adjournment, last hearing, lumapit sa akin si General Domingo. Siguro na konsensya sa pagluhod ko dito. At nagsabi na, sir, next hearing, I will divulge everything. And, alam ko pa naman na hindi naman ganoon ka dumi ang puso ninyo. Alam ko may mga kuwala kayo, may mga you are just holding your punches because at least somehow ayaw pa rin ninyo talagang totally masira yung dapat hindi masisira. Kaya kayo'y nag-hold ng punches ninyo. I've been commander before. Alam ko, naintindihan ko yung feeling ninyo. Naintindihan ko yung feeling ninyo kapag ang tao natin may nagawang kamalian, as much as possible, kung kaya nating maariglo at hindi lalaki yung problema, gagawin natin yan because aside from the accomplishment of the mission of the commander is to seek for the welfare of his men. Kaya ganun na lang naiintindihan ko yung hindi to maintindihan sa hindi nagiging commander. Pero ako'y naging commander din ng lahat ng units na dadaanan ko as commander. Ganun rin yung aking kwanglon. Kasi alam ko itong mga tao na ito rin magpapakamatay para sa akin eh. Ito rin mga tao na ito,
ang nagbibigay ng accomplishment sa akin. At itong mga tao nito, pag nagkamali, kung hindi man kaya masyadong malaking pagkakamali at kayang maayos, aayusin natin ito. Pero pag ang pagkakamali ay umabot na sa isang tuniladang shabu, I think dyan na naguguluhan ang ulo ni General Domingo. So siguro, finally, General Domingo, I want to hear from you. Please, you have the floor. Pakinggan ka namin. Go ahead. Good morning, Mr. Chair and Honors. Since this committee had already assured that this investigation is not covered by any court jurisdiction or any other agencies, may I now present everything I know on the 990 case. Noong una po ay talagang pinaprotektahan namin, sir, ang 990 case. Sa hangarin pong never makawala si Mayo sa pinag-iingatan niyang mahigit isang tuniladang shabu. Mr. Chair, excuse me. If I may butt in. Yes, Senator Jinggoy. General Domingo, sasabihin mo na ba lahat ng katotohanan? Yes, Your Honor. Bakit ngayon lang? Initially, Your Honor, talagang pinaprotektahan natin yung 990 case na hindi sana ma-dismiss. Ano po? Hindi mapiktuhan yung 990 case na nakapile sa korte po. Okay. Sige. We understand your predicament. Ako, naging commander rin ako. Yes, sir. Alam ko. Alam ko yung feeling mo. So, we are giving you the chance to finally settle all the issues that were left hanging during our previous hearings. So, but before that, before ka mag-continue pala, baka makalimutan ko. Kumsek, lahat ng succeeding na magsasalita, ikuha mo muna? I-out mo muna? Ay, may bago rin. May bago, di ba? May mga bago, sir. Oh, so yung bago. Yung bago. May we request those personnel who are new? Ali. Sige. Stop mo na sandali, Domingo. Yes, sir. Yung mga inimbitahan ho namin, nag-out na po kayo, sir. Ah, hindi pa. Okay. Sino pa hong hindi nag-out? SI, yung bagong invited guest from SOU4A. Yung IFLD na na-invite na bago. Can I have the list? Pero bang hindi pa nakapag-out dito sa lahat ng mga police? Ito, sir, may mga bago tayo, sir, from Ito. IFLD. Police Master Sergeant De Leon, Staff Sergeant Rodas, Alonso, Patrolman Cristobal, Police Lieutenant Cabral, Police Corporal Soriano, ano pa ba to? Enero, Prado, Gamboa, Yang. Mga bago to, sir, na pina-invite natin sa PNP. Andito sila? Nandun sila. Nasa, ano, sir? Tapos sa SOU4A, Police Lieutenant, nandito na, nag-out na si Lieutenant Pinyon, Police Lieutenant Bulicer II, Police Chief Master Sergeant Docena, Police Master Sergeant Flores, CPL Gelasio Camacho Osalbo. Kasama niya, kasama sa lakad. Yan. Mungimit na isin. Sabit o masasalita? Please raise your right hands. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much. Please take your seat. Kayong bago nag-take out, ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, siguruhin yung huwag kayong mag- Sinungaling ha, magsabi kayo ng totoo, puno na yung kulungan namin sa baba. Ha? Ayusin nyo, sabihin yung totoo. Sige, take your seats. General Domingo, continue.
Mr. Chair, Your Honors, may dalawang parte po ang aking paglalahad. Una sa 990 kilos ng shabu at pangalawa sa 42 kilos shabu pilferage. Here under is the chronology of events as well as actions taken by me. First on the 990 kilos. October 8, 2022, 1:15 p.m. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa aking Chief Special Operations 4A, Police Colonel Julian Ulunan, na nagsasabing may nahuli silang police, pinig, at nakarecover ng 2 kilos ng shabu. 2 kilo po, Your Honors, sa mga alauna pa lang ng hapon, Your Honors, nahuli na po si Mayo. Dito po nagsimula ang lahat. Ang pinakaunang procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan nahuli ang ay doon na rin i-inventaryo kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Pero baka po pwede tingnan din ang committee ito dahil kung sumunod sa nakasulat sa batas yung operating team, hanggang doon lang po sanang istorya na to na may pulis na nahulihan ng 2 kilong shabu at di na po nahuli yung 990 kilos. 1:23 p.m. nagpadala po ako ng mensahe sa noon ay Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Good PM sir, for info, we just bypassed 2 kilos of shabu involving 1 pidig personnel. We will be filing appropriate charges if he will not cooperate and point his source for follow-up operations. Mr. Chair, Your Honors, nabanggit po sa naunang mga pagdinig. Ang anti-drug operations po ay talagang hindi transactional, kakaiba po sa ibang krimen. Ang nangyari po talaga sa field, ay di po humihinto ang operation. Pag may nahuli alimbawa na buntot ng sindikato, hinahanap po kaagad natin ang koneksyon niya sa ulo. Sa halip na ipaalam kaagad sa buong mundo na may nahuling buntot. 2:37 p.m. Nagpadala po ako ng mensahe sa dating Chief PNP, General Asorin, at sa kaniyang command group. Base sa report ng Chief SOU 4A, we just located, sir, more or less 500 kilos of shabu. I am proceeding to the area po, sir. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa pangunguna ni Lieutenant Susungko, kasama ang team niya sa IEPLD. Mabuti na lang po, Your Honors, wala ako doon nung nangyari ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao. Ang pinagtataka ko lang po sa SATG 990 ay bakit 2 lang po ang restrictive custody nila pagkatapos kong i-report. Samantalang isang team yan, 6 ang involved. What UNP team? Sino yung 6? Yung team ng IEPLD, Your Honor. IEPLD? Sino yun? Team lead by Sergeant Ribosora, Katarata, it all, sir. Continue. 3:44 p.m. Sumagot po si TDCO sa mensahe ko noong 1:23 p.m. Sabi ni Chief Larga. 3:59 p.m. Dumating na po ako sa crime scene at nagpadala agad ng pictures sa dating Chief PNP at sa PNP Command Group. 4:21 p.m. Nakita ko po si Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez ng QCPD na pumasok sa crime scene at tinanong ko siya bakit nandun. Ang sagot niya ay, Alpha ko sir ang ginamit sa operasyong ito. Dapat ibigay mo sir ang reward sa informant ko. Hinami na po ito ni Lieutenant Colonel Gonzalez sa kabilang hearing sir sa Congress. Your Honors, na kinausap siya ni Sergeant Mananghaya at Ribosora
tungkol sa reward money. 5:34 p.m., ipinasa ko ang sketch report ni Colonel Ununan sa ng SOU-4A papunta kay dating si PNP at sa command group. Sa naturang report ay si Ni Atadero lang po ang nakalagay. Hindi na muna nilagay si Mayor kasi po may mga, sa mga oras na to, may panukala na si Colonel Ulunan at Colonel Ibanez na may makukuha pang mas malaking bodega ng shabu. At si Mayo ang makapagtuturo. I was just too presumptive on the regularity of my men's performance of duty, Your Honors. 6:30 p.m. dumating po si TDCO, Police Lieutenant General Santos, at tiningnan ang mga ebidensya. Nagbigay din po siya ng mga payo kung ano-ano pang mga dapat gawin. Bago siya umalis, pinaalam ko sa kanya na may gagawin pang follow-up operation sa mas malaki pang bodega ng shabu at mga baril. Sumagot naman po siyang okay, paalam mo rin kay Chief na ginawa ko naman. 7:42 p.m., umuwi na po ako sa bahay. Pero bago ako umalis ay kinausap ko ulit sila Colonel Ulunan at Colonel Ibanez na okay na kay dating si PNP ang follow-up operations na gagawin. Sinabihan ko rin ang ground commander ko, Police Lieutenant Colonel Ulunan, take charge. Ito po yung pinapakita ng video ng Napulco na sinasabing nag-uusap kami at nagsabuatan para di kasuhan at itago si Mayo. Pero sa totoo lang po, follow-up operation, Your Honors, ang pinag-usapan namin doon para sa mas malaking warehouse na ituturo ni Mayo. 8:14 p.m., nag-message po ang dating si PNP. Sino yung main target natin? 8:15 p.m., sinagot ko po, mga remnants po, sir, ng Kuratong Baliling Osamis Group, si Judin Francisco, sir, under Copland Dragon, which was approved by TDI. Ako po ay naniniwala, dinahilan lang ni Police Lieutenant Colonel Ibanez ang hiwalay na yung Case Operation Plan Dragon. Dahil ito ay overdue na, pero yung bodega talaga ni Gonzales ang gusto niyang ilaglag. Dahil nilaglag nga na rin naman ni Gonzales ang bata niyang si Mayo. 8:25 p.m., sumagot po ang dating si PNP. My guidance dyan is we file the case pa rin. Siguraduhin ninyong makuha yung main target. What do you mean by you file the case pa rin? Against whom? Kakasuhan pa rin po si Sergeant Mayo, sir. Continue. 9:32 p.m., tumawag ang dating si PNP at nag-utos na i-cancel na ang follow-up operation at i-secure si Mayo dahil baka maglinis raw ng dumi si Police Lieutenant Colonel Ibanez at patayin si Mayo. So what do you mean by that? Nagdududa na si Chief PNP na kakatayin si Mayo ng kanyang boss na si Ibanez? Yes, Your Honor, ang nasa isip ni Chief PNP is baka maglinis daw ng dumi si Ibanez at patayin niya si Mayo. Continue. 9:34 p.m., tinawagan ko kaagad si Police Lieutenant Colonel Ibanez at sinabihan ang utos ni Chief na huwag nang gamitin si Mayo. Tinawagan ko rin kaagad si Colonel Ulunan na sunduin kaagad si Mayo. 10:44 p.m., tumawag si Colonel Ulunan at nagsabi na nasa kanya na si Mayo doon sa crime scene. Kung ano na mga aktwal na nangyari sa crime scene, Your Honors, umpisa nung umuwi ako at 7:42 p.m., ay wala na po akong personal knowledge. Si Colonel Ulunan na po ang naiwan sa crime scene. Mas maganda siya na po ang magkwento. Again, Your Honors, masyado po akong nagtiwala sa mga taong naabutan ko sa pidig. At hindi ko pa sila masyadong kilala.
Dahil nung sa operasyong ito, dalawang buwan pa lang ako sa pidig at the time. October 9, 2022, 12:48 a.m. Nag-message si Police Lieutenant Colonel Ibanez ng sketchy report na nahuli na si Judin Francisco kasama ang pitong bodyguards. Pero isang baril lang nakuha at wala ang bodega ng droga at mga baril na napag-usapan. 1 a.m. Pinuruan ko ito kay dating Chief PNP pati sa command group. Mr. Chair, Your Honors, kung may tangka ba akong i-cover up kagaya ng pinagsasabi ng marami, ay di ko na sana ni-report ang nahuling 990 kilos ng shabu. At di ko na sana nakasuhan si Mayo at si Atadero. It is a fact that the arrested suspects, caretakers of this 1.32 tons of shabu, were charged in court and up to this moment are in jail. As to the differences of timeline surrounding the 990 kilos case, what mattered most to me at the time was that cases had been filed against the caretakers of this 1.32 tons of shabu. Yung sinasabi na meron pa rin nakawan bandang alas 5 ng hapon habang nandun ako at ay di ko na po alam yun. Pero pwedeng mangyari yun habang ako'y nasa second floor ng building. Inamin naman ni Major Salmingo sa House of Representatives hearing. Sa tingin ko po, mga personal belongings ni Mayo nga mga yun. Where is Salmingo? Upo ka dito. Continue. Yun po, ay namin po ni Major Salmingo na niligpit niya yung uniform ni Mayo at ibang kagamitan pa. Yun po ang tingin kong nilabas ng bandang alas 5 ng hapon at hindi na po droga yun. Please take note, Your Honors, deputy po ni Ibanez, si Major Salmingo. Sandali ha. I would like to acknowledge the presence of Senator Bong Revilla. Thank you, Your Honor. Please continue. Please take note, Your Honors, deputy ni Ibanez, si Major Salmingo. Kaya para di sila sasabay pare-pareho, pilit nilang tinitwist ang katotohanan. At ako pang tinuturo ni Major Salmingo na nag-utos daw sa kanya, samantalang di ko pa masyadong kilala, Your Honors. Sa mga oras na yon, ni Katiting, wala po sa isip ko na napaligiran na pala ako ng mga kasabwat ni Mayo sa crime doon sa crime scene. Doon po sa sinasabing report na ginawa pang arresting officer si Mayo at kay Judin Francisco na may kaakibat pang recommendation para sa award, hindi po ako ang nakapirma doon sa report na yon, si Colonel Ibanez po. Sa tangka niyang matulungan ang bata niyang si Mayo. Pero hindi ko po inaproban yun. Hindi ko na in-endure sa higher headquarters ng PNP. Baka yun po ang tinutukoy ng Napulcom na tangkang cover-up. I admit, Mr. Chair, Your Honors, that there are lapses in our entire operation, but such judgment calls and procedural lapses were done by me in good faith based on the reports of my men. Nalaman ko lang na may nakawang nangyari, Mr. Chair, Your Honors, 5 araw pagkatapos ng 990 operations. I say again, 5 araw po, Your Honors, pagkatapos ng 990 operation. Sinong nakadiscovery nito? Nagsagawa po ng CCTV backtracking po ang aking chief intelligence na si Colonel Rodolfo Portera, Your Honor. IFLD, Intelligence and Foreign Liaison Division. Yes, sir. Chief ng IFLD. Saan si Portera? Portera. Huwag kang tago dyan. Mga main player kaya dito. Umupo ka dyan. Before you continue, Portera, why it took 5 days for you to tapos yan, nagot na yan. Why
why did it take 5 days for you to consider looking for the CCTV footages around the area? Sir, actually, sir, nung nagpahanap ako ng CCTV, sir, para malaman ko yung actual talagang nangyari, tapos kung ano po yung nangyari dun sa ano. 10 yun, sir, ng Lunes na po yun, sir, ng umaga, nung inutusan ko si Captain Pastrana na magtingin ng mga CCTV footage sa paligid, sir. So, hindi muna nila nakuha kaagad yung CCTV footage, sir. After mga 3 days po siguro, kung natatandaan ko siya, nagpasa muna siya sa akin ng splice ng ano. Siya sabi niya, ayaw pong magbigay nung may-ari. Ayun, ang plano ko nga sana, sir, makuha sana yung buong hub niya para lahat-lahat ng coverage niya hanggang 1 month makuha namin. Eh ngayon, sir, ang sabi, ayaw niya, sir. So, sabi ko, kumuha ka lang ng mga significant at kausapin nyo pa rin para makakuha kayo. So, nung makuha po namin yung unang splice, sir, na may nagkakarga, yun ang nireport ko kay Sir Domingo, sir. Yun ang una. Thank po. You. Continue, Domingo. Very unfortunately, sa halip po na mga suki ng WP Linding ang makita ng IAPLD, yung pulis po na nagnakaw ang nakita namin. On the 42 kilos of shabu filterage, here under is the chronology of events as well as the actions taken by me. On October 14, 2022, at around 8 p.m., 6 p.m., Colonel Portera, the chief IAPLD of PDEG, reported to me that he was able to get splice videos where 990 kilos were seized. It was found out that some PDEG operatives took suitcases out of the crime scene. I directed him to identify the people involved since the splice video was blurred and the persons wore hats or masks. On October 15, 2022, at about 9:18 a.m., Police Colonel Portera confirmed that more or less 30 kilos of shabu were still with the team of Sergeant Tribosora. I directed him immediately to recover the items by all means. At 1:26 p.m., Police Colonel Portera reported that after speaking with Sergeant Tribosora, 2 sealed suitcases were already in his custody. They were left in front of the PCBI building near Camp Krami, as pointed by Sergeant Tribosora to the duty officer of the day, Police Lieutenant Taylor, placed inside a blue Chevrolet sedan with plate number WD5028, with nobody inside the car. At 7:44 p.m., I instructed Police Colonel Portera to give my personal number to Sergeant Tribosora. At 8:04 p.m., a message from a number 0927-543-6843 was received by me saying, "Sir, magandang gabi po. PSMS Tribosora po, sir." Then another message came saying, "Tawag po ako, sir. Pinapatawag ako ni Sir Portera po sa inyo, sir." I and Master Sergeant Tribosora talked for 27 minutes, Sir Honors. And he revealed, among others, that he and his team had been working under Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez when the latter was still their boss at IAPLD. He alleged that when he heard about the suitcases taken by his team, he immediately ordered his men not to touch it and found out it was not only 30 kilos, but 42. He further alleged that it was Sergeant Lorenzo Catarata who put the 2 suitcases in his personally owned car, and further elicitation revealed that Police Colonel Lieutenant Colonel Gonzalez separated ways with Police Lieutenant Colonel Ibanez since
Ibanez did not want to turn over his Chinese informant to PDIA, and that police Lieutenant Colonel Gonzalez was working with the regional director of PDIA, NCR, at that time. Ulit mo statement yan. Ulitin mo. Para maklaro. He further alleged that... Sino nagsabi yan? Ribosora. Ribosora. Yes. Sige, continue. That it was Police Master Sergeant Lorenzo Catarata who put the two suitcases in his personally owned car. Further elicitation revealed that Police Lieutenant Colonel Gonzalez separated ways with Police Lieutenant Colonel Ibanez since Ibanez did not want to turn over his Chinese informant to PDIA, and that Gonzalez was working with the regional director in CRPDIA at that time. The said Chinese informant was secured by Police Lieutenant Colonel Ibanez immediately after he posted bail for another drug case, during which Police Lieutenant Colonel Ibanez team and PDIA NCR accordingly had appointed guns to each other. Nagkatutukan pa raw, Your Honors. On October 16, 2022, at about 6:22 a.m., I directed Police Colonel Portera to conduct proper inventory of the items with the presence of mandatory witnesses. After processing by the PNP EOD-K9, the sealed suitcases were opened, where 42 kilos of shabu were discovered and subsequently marked, photographed, and inventoried. Honestly, bakit hindi mo ni-require yung presence ng mga nagdakaw? Bakit pumayag ka na lang na i-turn over yung mga shabu na wala yung mga nagdakaw na sila Ribosora, Catarata, et al? What was on your mind? Bakit pumayag ka na lang na mag-surface na lang yung shabu na wala yung mga tao na nagnakaw? Ang utos ko po, sir, sa Chief Intel ko is to recover the items by all means. At nung nag-feedback siya sa akin, sir, yun ang nangyari. Maybe I can explain, sir. Ang nangyari po, doon niya na-recover sa MBI, wala na yung tao. Stop ka muna. Ribosora. Portera, ano naging transaksyon ninyo? Bakit pumayag ka na lang na iiwan na lang doon ang shabu? How did it happen? Sir, hindi naman ako pumayag na iwan doon yung shabu. Ang usapan namin, sir, kagaya nung offer niya, sir, idadala niya doon sa loob, sir, ng IFLD, sa opisina. So, ang sabi ko, sige, dalihin niyo. Sino magdala sa opisina? Yung grupo ni Ribosora, sir. Sinong kausap mo? Personally? Si Ribosora, sir, ang kausap ko, sir. Ribosora? Yes, sir. Oh, tapos? Then, ang sabi niya, sir, nung bandang huli, tumawag siya uli, baka pwede kami, sir, pa-escortan sa labas, papasok. Okay. So, kaya ang ginawa ko, sir, tinawag ko yung, wala naman po kami standby force nung panahon na yon. Tinawag ko yung duty officer of the day. And then yung mga duty, sir. Dinagdala sila ng patrol. Sabi ko, dahil humingi-hiningi yan yung number, sir, ng susundo, doon sa may labas ng karami, hintayin nyo doon at papasok sa loob. Yun, okay, sir. So, ang nangyari, sir, tinawagan daw nyo di umano, sir, si Police Lieutenant Taylor, tapos pinasunod, sir, sa may PSMBFI. But hindi naman nasabi sa akin, sir, ni Lieutenant Taylor na pinasunod sila doon sa PSMBFI. So nung pagdating niya, sir, sa headquarters, nung tanungin ko, nasaan yung mga nag-surrender nito? Si La Ribosora. Wala, sir, hindi sumama. Ang sabi, susunod na lang daw. Yun ang sabi niya, sir. So kaya hindi, ngayon, sir, pinabalikan ko, wala na kaming nakita, sir. So, ganun kadulas yung mga tauhan mo. Tauhan mo yun eh, IFLD yun, di ba? Sina Ribosora. So, ganun kadulas yung mga tao mo. Ha? Palaging one step ahead sa'yo. You are the commander. Sige, continue. General Domingo.
On the other hand, Mr. Chair, kung sa tingin ko lang po, kung pinasamahan ni Colonel Portera yung mag-escort ng maraming pulis, siguro hindi na natin na-recover itong 42 kilos, Your Honor. Kasi yun nga po, they are very, yung involved dito ay very seasoned anti-drug operatives. At 5:09 p.m., the inventory was completed. The undersender after instructed Colonel Portera and the police Colonel Olunan, the chief of Isoypore, to coordinate with the PNP forensics group for the conduct of qualitative tests and for safekeeping. On October 17, 2022, at about 9 a.m., the 42 kilos of shabu were properly turned over to the PNP forensics group. At 4:30 p.m., Police Colonel Portera conducted personnel accounting of his division and it was found out that 7 were absent, the team of Sergeant Ribosura and his company. On October 18, 2022, at about 7 a.m., the undersigned requested DPRM to reassign the team of Sergeant Ribosura outside PDIG for better monitoring and further investigation by the SATG 990. At 6:30 p.m., the revelations of Sergeant Ribosura were converted into an affidavit with the assistance of a PNP lawyer. However, he changed his mind and was no longer willing to sign his affidavit. Mr. Chair, Your Honors, kung talagang gusto nating malaman kung sino talaga ang sindikato ng droga sa PNP, dapat po nating tingnan kung sino-sino ang mga boss ni Gonzales at Ibanez. Naabutan ko lang po sila sa PDIG at dalawang buwan pa lang ako nang nakuha itong 1.032 tons ng shabu. Sandali mo lang. Sino mga boss nyo, Ibanez, Gonzales? Sino tinutukoy ni General Domingo na mga boss ninyo? Good morning, Your Honor. Hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi niyang boss. Pero kung tinutukoy niya po yung mga director ng PDIG, marami po ako naging director po ng PDIG. Umpisan po kay General Fero, kay General Karamat, kay General De Leon, General Medina, General Lee, then General Medina, and General Peralta. Yun po yung mga naging director po ng PDIG bago po ako umalis ng PDIG. Sana. Sa lahat ng director ng PDIG ngayon, sino ang pinaka-boss mo? Your Honor, halos naman po lahat sa kanila, nagtrabaho naman po ako. Ang pinakamarami ko pong accomplishment is yung time po ni General Karamat. Sumunod po kay General Medina nung tapos na po yung... Huwag na magtanong ng accomplishment. Yung pinaka-boss mo nung sa kanila, may bigay ka pangalan? Halos po lahat po, sila po naging boss ko. Okay, malalaman natin yan. Yes, Your Honor. How about you, Ibanez? Sino pinaka-boss mo? Good morning, Your Honor. Wala naman pong pinaka-boss, Your Honor. Lahat po sila boss ko. Kasi po, hindi ko po tinitingnan kung sino yung director. Basta nagtatrabaho lang po ako kung nandyan ako sa... Okay. Senator Bong Revilla, you have the floor. General Domingo, sino yung tinutukoy mong boss nila? For you to say that, meron kang alam. I am referring to their boss, Your Honor, kung sino yung kumuha sa kanila at dinala sa PDIG. Sino yan? Sino yung pagkakaalam mo na kumuha sa kanila na dinala sa PDIG? I am not sure, Your Honor. Oh, eh, ba't ka bibitaw ng... Kasi kung anong sure taon sila na-assign ng PDIG, Your Honor. Okay. Di ko lang masyadong sigurado kung sino ang director. Kasi unfair din naman para sa iba na mabanggit na hindi naman. Diba? So you have to be sure. So hindi mo alam, hindi mo kilala kung sinong sinasabi mong boss nila. No, Your Honor. No. Eh, ba't ka bumitaw ng salita ng ganun na hindi mo alam? I think hopefully may input ako sa input ko lang po sa Your Honor sa committee na to. Para matingnan din ng committee na to kung sino, anong taon sila na-assign ng PDIG, sinong kumuha sa kanila. Yun lang po ang
punto ko rin, Your Honor. To answer your question, ang kumuha sa kanila, si General Karamat. Diba? Si General Karamat ang naghingi na recommendation doon sa kanyang tao. Diba? Last hearing, kinlaro niya ni General Karamat. There was an instruction for him to spot for people to be reprojected. Nandito ba si Karamat? In-explain na niya yan eh. The process, how did it come to be? Bakit na ibalik yan si Ibanez at sinama pa ni Ibanez si Domingo at ito nga, yung missing ngayon in action na si Jimenez. So, yan yun. In-explain yan ni General Karamat. Paano sila nakabalik? Please continue. Thank you, Mr. Sir. I would like to stress that this 1.032 tons of shabu ay na-recover po natin hindi dahil sa magaling si General Domingo. Hindi rin sa nagkamali yung kasama sa sindikato, kundi it's providential, Your Honor, hinayaan po ng may kapal na mangyayari ito para once and for all makilala yung mga nagpapasaway sa PNP. Panghuli na lang po, for your honors, ako po yung nakikiusap na maalala po ng ating mga kagalang-galang na mambabatas na ako po ay nakaalam. Nalaman ko pong may nakawan pala sa 990 operations. Kaya nakikiusap ako sa dating chief PNP na gumawa ng Special Investigation Task Group para po maimbestigahan ang buong pangyayari. Kung talagang kasabot po ako sa cover-up, di na po sana ako, di ko na ni-report na may nakita kaming CCTV. Di ko na rin sana binigay yung CCTV photos, yung kabuuan na ni-recover ng IEPLD 5 araw pagkatapos ng operation. Salamat po at may God bless us all. You know, General Domingo, for your information, the appreciation of this committee, particularly this chair, is that the cover-up that you are always saying is attempted cover-up. It did not materialize. It was not consummated because andyan ang shabu, andyan yung suspect. Yun yung cover-up na sinasabi, cover-up kay Mayo, hindi nag-materialize dahil nakasuhan si Mayo. Attempted lang. There was an attempt dahil nga nakita natin doon sa initial spot report mo to the chief PNP, there was no mention of Mayo, only Atadero. But later on, nag-surface si Atadero dahil nga kinasuhan, as a Mayo, dahil kinasuhan ninyo. Ang mabigat na cover-up talaga na pinag-usapan dito, hindi dito sa mga arresting officers, kundi cover-up doon sa suspect na si Mayo. Ayaw niyang ilaglag yung kanyang kasamahan sa sindikato. Yan ang cover-up ni Mayo. Gonzales. Yes, Your Honor. After the incident, yung mga dating mga tauhan mo sa IPLD, itong grupo na ito, pinatawag mo ito sa bahay mo, nag-meeting kayo, di ba? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, nung around October 12 po ng gabi or hapon, tumawag po sa akin si Lieutenant Amerol. Sabi niya may pinakitang CCTV nga po si Colonel Portera sa kanya. Then sabi niya, ipapatawag niya yung mga tao niya. Kaya sabi ko, sige, kausapin natin at alamin natin. Your Honor, hindi po namin itinotolerate kung may ginawa silang kalokohan. Ganun din po, yung pagpapakawala kay Mayo, hindi rin po namin tinotolerate. Yung sinasabi po ni General Domingo na follow-up, actually, Your Honor, hinintay ko po yung spot report. Nakalagay po doon sa spot report na hindi po kasama si Sergeant Mayo. Doon ko po ibinigay yung information
doon sa PIDEA. Kaya po, mayroon pong intervening factor. Tumawag po si former DG Villanueva. Nag-text siya kay Chief PNP na ibalik nga po si Sergeant Payo. Alam na natin yan. Alam na natin yan. Sinabi mo na yan last meeting, di ba? Yes, sir. Honor. Ang tanong ko ngayon, tinawag mo itong mga tao mo? Apo. Ano na pag-usapan nyo doon sa bahay mo? Sabi ko po sa kanila, sabi kasi nung... Saan bahay mo? Quezon City? Apo, Quezon City. Okay. Anong na pag-usapan nyo? Ano po, nire-rent ko po yun, Your Honor. Yung usapan po namin, tinanong ko sila, kasi sabi nila sa amin, nung sabi nila sa akin, nung October 8 pa lang, challenge ko na sila kung baka may mga tinabi sila. Kasi police nga yung kwan, baka mamaya magka-problema tayo dyan. Then, yun nga po, nag-surface yung CCTV. Tinanong ko sila, ano tong CCTV na ito? Bakit mayroon kayong, nakita kayo sa CCTV na mayroon kayong mga binubuhat na mga maleta? Ang sabi po nila sa akin, sir, actually, tumahimik lahat sila. Then nagpaliwanag sa akin si Sergeant Manangaya. Ang sabi niya, sir, pera yun. 1.7 million. At yung kalahati nga po, kinuha po ni Colonel Olonan. Ayun po ang sinabi niya. Pero sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi mabigat. Yung nakita ni Admiral is mabigat. Yan po, Your Honor. Mabigat daw kasi puro barya. Kaya mabigat kasi puro barya, puro sinsilyo. Siguro po, Your Honor, sila na po magpaliwanag dyan. Manangaya, you said hindi ka kasama doon sa pag-raid. Ngayon, pagdating sa pera, alam mo na 1.7 million ang nakuha ninyo doon sa malita. Your Honor, hindi po kami nakakuha noon. Nabalitaan ko lang din po, kaya sinabi may pera po na ganun nga po. Nabalitaan? Yes, Your Honor. Nabalitaan? Yes, Your Honor. Hindi mo nakita ang pera? Hindi ko po nakita yung pera. Hindi ko po nakita yung pera, Your Honor. Eh bakit ikaw sumasagot kay Ibanez? Hindi mo pala nakita ang pera. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim na 1.7 million lang yun na, sir. Paano yun? Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng malita. Paano nangyari yun? Kasi nabalitaan din po. Nabalitaan? Kanino mo nabalitaan? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan? Marites ka. Ha? Marites pala to. Usap-usapan? Gusto mong pakita ko sa iyong video? Kung gaano ka, how convinced you are, how convinced you were that only 1.7 na talaga yun, sir. Ribusura, ikaw pa eh parang nagpapakita ka pa ng galit kay Gonzales dahil nga nag-i-insist si Gonzales na malaking halaga yung pera sa malita na yon. At nung lumabas ka galing sa CR, sabi mo pa, hindi yun, sir, 1.7 lang yun. Galit na galit ka pa. Alam ko ikaw, napakamaro ka na operative eh. Manoy ka masyado na operative. Alam ko yung pananalita mo eh. Pag isang maro na operative, alam ko yung style eh. Paano mo nalaman na 1.7 million lang yung pera sa malita? Hindi ko po alam, Your Honor. Paano ka nag-second demotion kay Manangaya na 1.7 million lang? Hindi po ako nag-second demotion, Your Honor. Gusto mo ipakain ko sa iyo yung video? Wala po akong sinabi, Your Honor, na si 1.7. Anong sinabi mo doon sa harapan ni Gonzales? Anong sinabi mo sa harapan ni Gonzales? About sa pera. Gonzales, anong tinanong mo doon? Your Honor, yun nga po ang tiyatanong namin ni Lieutenant Admiral kung anong laman ng mga maleta na mga binuhat nga po ng SOU4A at saka ng IFLD. Anong sagot sa iyo ni Rebusora? Ang alam ko sumagot po sa akin ni si Sergeant Manangaya, sabi niya 1.7. Ang sabi po ni Sergeant Tribusora, alam naman daw ni Mayo kung ano yung mga laman ng bodega niya. Mayo, magkano laman ng malita na
mabigat na kinarga nila na pera. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw na nga tinutulungan dito eh, dahil pera mo yun eh. Tapos pa-invoke-invoke ka pa. Ha? Tinutulungan na nga kita ma-recover yung pera mo na ninakaw ng kasamahan mo. Kahit na masama kang tao, tinutulungan ka pa rin namin dahil masama yung ginawa nila. Ninakaw nila yung pera mo. Lending yun eh. Lending company yun. Therefore may pera talaga. Tinutulungan ka na namin ma-recover yun. Invoke-invoke ka pa dyan. Ha? Pera mo yun. Lending mo yun. Napakalaki ng lending company ninyo dahil it was run by drug money. Ha? Napakalaki yung pera ng lending mo. So Sergeant, sige. Mr. Chair, Sergeant Mayo, the question of the chair, si Senator Boto, is not incriminating. So you better answer the question of Senator Boto. And please do not invoke your right to remain silent. It will not incriminate you. Your Honor, may I consult with my lawyer? Okay lang, sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sino ba ito, abogado mo? Attorney, are you sure you're giving the right legal advice to your client? Because the question of Senator Boto is not incriminating to your client. Are you sure you're giving the right advice to your client? Tinutulungan na nga namin eh. Hindi naman namin kayo tinatanong kung sa'yo ba talaga yung shabu na nakuha doon sa building mo. Kasi that is, yan man ang kaso ngayon. Pero ito, tulong ito sa'yo dahil pera mo yun. Kahit na whatever the source of that money, legally speaking, pera mo talaga yun. Dahil lending company yung opisina mo. Tulungan ka namin ma-recover yun. Kung ilang million man yun. Kasi nakita natin, ang bigat-bigat yung malita na kinarga nila doon sa sasakyan. Kabigat ng malita na yun. Nagduda nga ako, hindi yung tag 1,000 peso bills. Baka puro barya yun na tag 20 pesos na coin. Dahil ang bigat talaga. Halos tatlong tao, dalawang tao yung nagkarga ng malita na yun. Ayaw mo? Sorry, Your Honor, but I have to invoke my right to remain silent. I am also sorry for you. I am sorry for you. Gonzales. Mr. Chair, if I may. Yes, yes, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Okay, Colonel Gonzales. Again, bakit ka nandun sa area ng WPD no October 8? Good morning, Your Honor. Your Honor, at unang-una po, tinawag po ako ni... Pakilakasan, pakilapit yung mic. Unang-una po, tinawag po ako ni Lieutenant Cameron na pumunta doon sa area kasi proud na proud po siya na naka-accomplish yung pedig ng malaking halaga ng shop. Sino ito? Si, proud na proud sino? Si Lieutenant Cameron, Your Honor. Lieutenant? Cameron. And pangalawa nandito po... Nandito siya? Opo, Your Honor. Okay. Pangalawa po, tumawag po sa akin si Sir Ibanez na mag-proceed po doon sa area. Na? Mag-proceed po doon sa area, doon sa kwan. At ang sabi po niya sa akin, ang exact na pagkakasabi niya sa akin is, hindi niya alam kung ano yung ginawa ng tao niya, baka pwede pumunta ako doon. At mayroon, nalimutan ko lang po sir yung nasa statement ko sir. Pero ang tema po sir, pinapunta po niya ako dahil parang... titignan niya kung anong ginawa ng tao niya kasi parang nalaman po niya na may mga dati po akong tao na na-involve po sa paghuhuli kay Sergeant Mayo. And pangatlo po sir, hindi lang po nila inaamin sir ng PDEG
mayroon po kaming arrangement na tutulong po ako sa kanila at mag-provide lang po ako ng information. Yan po, Your Honor. Okay. During the narration of Gerald Domingo, he mentioned your name, Colonel Gonzales, na bakit ka nga nandun sa crime scene. At ang sabi mo kay, if I'm not mistaken, kay Gerald Ibanez, na bigyan ng reward yung informant mo. Nabigay ba yung reward? Ganito po yun, Your Honor. No. Yes or no? Nabigay ba yung reward? Wala po kong narichin doon, Your Honor. Wala pong naibigay, Your Honor. Ano? Wala pong naibigay doon, Your Honor. Wala naibigay. Okay. Next question. Who is your informant? Yun nga po ang sinasabi ko po, Your Honor. Hindi po sa akin galing, sir, yung information. Ang sabi mo kay Gerald Ibanez, Gerald ba? Colonel. Gerald Ibanez. General Domingo, sir. Ibigay mo na yung reward sa aking informant. Is that clear, Gerald Domingo? Yun ba sinabi mo? Yes, Your Honor. All right. Now, I am asking you, Colonel Gonzales, you better tell the truth. Yes, Your Honor. Ito po yung nangyari, Your Honor. Who is your informant? Period. Your Honor, hindi po ako yung nagbigay ng information, Your Honor. Ang ganito po yun, Your Honor, yung nangyari po. Dumating po ako doon 4:29 po ng hapon. Nung nakausap po nga po sila, mayroong mga usapan po nga kami na may follow-up nga daw, pero hindi po ako doon pumapayag. Naririnig ko lang po yung usapan nila na ganun po ang gagawin nila. Pati po yung mga options. And then, kinausap ko po si Sir Domingo, sabi ko, Sir, baka pwede kausapin ko lang muna yung mga dati kong tao. Ang sabi niya, okay, sige. Actually, Your Honor, binigyan po niya ako ng 5,000 pesos para pakainin po yung mga tao. Lumabas po ako doon after more than 15 minutes. 4:46, Your Honor, kinausap ko po sila. Pumunta po kami sa isang restaurant, or parang kapsilugan po yun, Your Honor. Yun nga po ang sinabi ni Sergeant Mananghaya sa akin, Sir, paano naman daw po yung reward para po sa alpha nila? Ang pagkakarinig ko po is yung alpha nila. Kaya po nung bumalik sige, po ako... Sige. Mananghaya, sinong alpha nila? Sinong alpha nyo? Your Honor, kagaya po ng sinabi ko noong nakaraan na session, wala po kasing, hindi po kasi ganun ang pagkakasabi ko. Yung reward po na sinasabi po namin sa kanya, ito po yung binibigay ng opisina na para panggastos na rin po namin para sa pagtatrabaho. Yung, so who is lying now? Sabi ni Gonzales, Colonel Gonzales, para sa alpa ninyo, Mananghaya. Tapos ngayon, ikaw naman, sinasabihan mo si Gonzales na yung reward galing sa opisina na para sa operating unit. Which is which? Sino ngayon na nagsasabi ng totoo sa yung dalawa? Ano, yun lang po ang pagkakasabi ko sa kanya, yung reward. Pero wala po akong sinasabi tungkol sa ALPA. Kasi kagaya po sinabi ko po nakaraan. Gonzales, wala po talaga. Directly sinasabi ng tauhan mo na hindi yung para sa ALPA. Tapos ngayon, ikaw... humihingi kay Domingo ng para sa asset. So, sino ngayon ang asset nyo? Normally, Your Honor, pag humihingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa atin. Humihingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa polis. Wala pong hinihingi. Oh, yun na. That's very clear. Yun, very clear. Yun po yung totoo. Meron ba talagang kaya po yung recipient yan? Kaya po yung sinabi nila sa akin na reward para po doon sa Alpha, mga 5:41 po, pumunta po ako kay Juan. Okay. Wala pa akong nag-cite in contempt dito na babae na pulis, ha? Please don't make me do that, ha? Nakadalawa ka na, ha? Kanina, yung pera na sinasabi mo 1.7, hindi mo nahawakan, hindi mo nabilang, hindi mo nakita, pero ikaw nagsabi na 1.7. Very clear yan na pagsisinungaling, iha, ha? Huwag mo akong pilitin na mag-contempt ng isang babae na pulis. It will really break my heart. Kaya please, magsabi ka ng totoo. Pagdating dito ngayon, itong sinasabi ni Gonzales, kung ikaw ba humingi ng reward para sa alpha ninyo? So kung ganun ang pagkasabi, may hawak ka na alpha.
So ngayon may alpa ka o wala? Direktahan tayo. Yung ano, wala po akong alpa. O oh, sige, sige. Hindi po kumahawak na alpa. Sige, wala kang alpa. E paano ngayon yung impormasyon? Saan galing yung impormasyon? Doon kay Mayo. Paano ninyo nahuli si Mayo? Pabalik na naman tayo dito ngayon. Your Honor, information lang. Kagaya po sinasabi ko po nakaraan, puro information lang po ang binibigay po namin. Kasi po IFLD po kami. Kami po yung nagbibigay ng information. Oh, kaya nga, saan galing ang information ninyo? Paano kayo makabigay ng information kung walang ibang source? Kayo lang inimbento niyo yung information? Your Honor, hindi po. Ah, paano? Your Honor, yung trabaho po na yon, yung trabaho po namin, kami na po yung nag-build up po noon. Kumbaga po, yun po yung mga dating trabaho na rin po na ginawa po namin na... Yun naman pala eh. Yun naman pala eh. Wala kayong informant. Kayo nag-build up. Kayo nagsumikap na makaproduce ng informasyon. O dito kasi tayo nagkagulo-gulo sa issue ng informant. Dahil gusto ninyo, kung sa Bisaya pa, gusto ninyong kuprasin. Gusto ninyong, alam niyo yung kupra? Sa Bisaya, yung kupra, yeah, yung harvest time. Kasi ang buhay doon sa Mindanao, kami masyadong dependent sa kupra. Pag sabing kupra, harvest time yan. Magkupra tayo, may magkakapira tayo. Gusto ninyong kuprasin, gawing kupra, yung reward na 2 million para sa informant. Kaya nagkandalit-silitsi ang trabaho ninyo. Ano? Wala kang informant, di ba? Pero kiniklaim ninyo ang reward money. Ibig sabihin, gusto talaga nyo kunin yung 2 million. Your Honor, hindi po kami yung operating team po ng pagkakahuli po kila Sergeant Mayo. Ang SOU-4A po, sila po yung mag-claim po sa PIDEA po. Yun po yung reward sa PIDEA nang gagaling. Eh, kung sila operating unit, sabihin din naman nila, informant galing sa inyo. Kayo may hawak na impormant. So in the end, kayo rin talaga magtatanggap ng pera. Unless kung si Gonzales lang ang magbulsa ng pera na ito, hindi makarating sa inyo. Kasi si Gonzales man na nag-claim ngayon doon kay Domingo. Iha, ayaw kong mag-contempt ng babae. That's the last thing that I would like to do. Ha, kaya magsabi ka ng totoo. Ha? Balikan kita doon sa pera. Nakita mo, hindi. No. Nabilang mo, hindi. No, Your Honor. Ha? Bakit masyado kang kumbiktado na very much convinced ka na nagsabi kay Gonzales na 1.7 lang ang laman ng malita galing doon sa opisina ni Juan Mayo? Yun po kasi yung kasabihin ko po, yun po kasi yung kwentuhan. Yung sino nagkwentuhan? Yung lahat po ng... Sino? Sige, sabihin mo. Sino nagkwentuhan? Na narinig mo? Sa grupo po. Sinong grupo? Sabi ka ng pangalan. Sino ang grupo? You want to conceal the truth? I will contempt you now. Sige. Yun din po kasi yung usap-usapan nga po na... Usap-usapan nga? Sino nga nag-usap? Alam nga naman, narinig mo lang yung sa radyo? Sino? Sige, sabihin mo sino ang nagsabi ng 1.7 para maniwala ko sa'yo na hindi ka nagsinungaling. Sino nag-usap? Narinig mo? Sige. Wala po yun. Ha? Wala, narinig mo, tapos walang nag-uusap. Honor, pasensya na po kasi. Hindi po kasi ako makapag-isip. Kasi po, may panareceive na rin po kasi ang Napulcom na charge po namin eh. So, ha? Kailangan po namin maghanap ng abogado pa kasi wala. Naku, pabugado-ubugado ka na ngayon. Akala ko, matino ka na babae. Ngayon, pabugado-ubugado ka na. Sinabi mo na 1.7, tapos hindi mo masabi-sabi yung kasamahan mo? Takot ka sa kanila? Oh, Your Honor. Ha? O ngayon, imbinto mo yun. So, i-contempt kita ngayon dahil nagsisinungaling ka. Nag-imbinto ka lang pala. Hindi po, Your Honor. O, hindi pala. O, bakit hindi mo masabi kung kanino mo narinig? Kasi po, Your Honor, nakalimutan ko na po kung saan ko na, na kung kanino ko po nadinig. Ang hirap naman po. Uy! Uy, kababaw mo naman, Iha. Uy, kababaw mo naman. Masyadong mababaw yan. Ay... Ganito na yung training natin sa ating kapulisan, mga generals. Ha? Generals, what is happening to our PNP? Pati babae, marunong na magsisinungaling,
policewoman. We during our time, we held our policewoman in very high respect dahil sila yung pinakalas na magsinungaling. Pero ngayon, ganyan na, harap-harapan na magsinungaling, Malanghaya. Taga saan ka ba, Malanghaya? Sampaloc po yon. Sampaloc, alam mo, mayroon akong buddy-buddy, very close sa akin, sa PMA, nung kadete kami. Si Kadet Jungki Malanghaya, may his soul rest in peace. Very close yun sa akin, taga Bulacan, Baliwag, Bulacan. Anak ng dating mayor ng Bulacan yon. Very close sa akin. Napakabait yun na Bulakinyo. Hindi yung nagsisunungaling. Ewan ko sa'yo, bakit ganun ka? Ha? Go ahead, Senator Bong Rebilla. Okay, kay Colonel Gonzales. Colonel, who is the certain Michael Bagang o Bagang? Yes po, Your Honor. Siya po yung confidential informant ko po, Your Honor. Nandito ba siya? Negative po, Your Honor. Negative? Yes po, Your Honor. Kasama ba siya dito sa operation na ito? Negative po, Your Honor. Hindi po siya yung informant. Ito daw yung pinagkakatiwalaan mo daw itong tao na to? Actually po, Your Honor, siya po yung isa pong informant ko po, Your Honor. Lahat po naman po na binibigay niya ang information is nakakoplan naman po. It's so, all Coplan based. Opo. Andun din po siya sa Coplan po. Nakasulat po yung pangalan niya doon, Your Honor. Chief, Akorda, pakitignan nyo rin yung tao na yon, yung Michael Bagang. Baka may kinalaman din dito yon. Sigurado kang walang kinalaman dito sa kasong ito, ha? Negative po, Your Honor. Yun nga po ang sinasabi ko. Gusto po kasi nilang palabasin na sa akin po yung informant. Ito po yung kapalit mong pagkas. So hindi sa kanya galing itong info na to? Negative po, Your Honor. Negative. Kasi normally naman yung mga binibigay kong information sa IFLD, dumadaan po yan kay Sir Portera at saka kina Lieutenant Amirol, sila po nagpa-process. Then kung, kasi po yung binibigay ko po sa nila, raw information lang po yun. Then sila po nagpa-process, pag okay na po, pag buo na yung trabaho, doon po sila po nag-assign ng kung sino po manghuhuli o anong iso yung ibibigay. Yun po, Your Honor. Eh, alam mo, Gonzales, kahit na nagdududa ako sa'yo, at least yung nakita ko yung video, eh medyo nagtiwala tuloy ako na meron ka pa rin naiwan na malinis na hangarin sa puso mo dahil ayaw mong gumawa ng kalukuhan itong mga dating tauhan mo. Doon sa nakita kong video na kinumprunta mo sila about the money. Kaya sana tuloy-tuloy yung ganun na klaseng ugali na isang opisyal na ayaw gumawa ng kalokohan ng mga pulis na under sa kanya. Pero alam mo, bakit tayo interesado sinong informant? Dahil kung malaman natin kung sinong informant, malaman rin natin kung saan ang source nitong shabu na ito. Dahil alam ko ganun kalalim yung informant na yan. Kasi ayaw magsalita ni Mayo. Ngayon, pag nakuha natin informant, siya nga yung magsasabi, sir, actually yung shabu na yan, galing yan doon sa ganito, ganun. Yan ang gusto natin malaman. To once and for all, matapos at ng problema na ito. Pero ngayon, parang nagtataguan kayo eh. Nagtataguan kayo. Ayaw nyo sabihin. Itong grupo mo sa IFLD, they said they are working under you kahit wala ka na sa IFLD. Sila ngayon ang source ng information. Ngayon, sabi nila, wala daw silang informant, sila lang nagde-develop ng information na yan. Sige lang, okay lang yun. Pagdating sa reward, hindi ko na masyado pakialaman yun. Ang sa akin lang, yung informant talaga para matumbok natin ang source nito. Kaya nga, balikan kita. Yung nag-escort ka kay Lasarte, Darwin Lasarte, yung lumabas siya sa kulungan galing sa QC. Sino yung pidig director mo noon? Nag-utos sa'yo na sundan mo yan. Si escortan mo si Darwin Lasarte. Oh, ikaw. Si Ibanez. Sino yung pidig director mo noon? Ang sabi mo, Mark Vehicle pa yung in-escort mo.
Your Honor, yung PDIG director doon is si Sir Lee, Your Honor. Sino? Humingi po ako ng clearance sa kanya na sunduin ko yung asset namin na lalabas sa kakulungan. Kaya nga, sino nga? Si Director Lee, Your Honor. Ha? Si Police Brigadier General Lee, Your Honor. Ray? Lee. Lee? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Siya po yung PDIG director nun. Humingi ka ng clearance sa kanya? Yes po, Your Honor. Gonzales, sino yung boss mo na nagdala sa'yo sa Quezon City Police District? From PDIA, binitbit ka doon sa Quezon City Police. Sino ang boss mo? Sino ang director? Actually, Your Honor, hindi naman po ako binitbit. Nag-request po si General Medina sa akin na kung gusto ko daw sumama sa kanya sa sino si General Medina, Ramos Medina, Your Honor. General Medina. Yes po, Your Honor. Ang sabi po niya sa akin, kung gusto ko daw sumama sa kanya doon, bibigyan po niya akong pwesto na maging station commander. At that time, sir, hindi, wala pa po akong experience maging station commander. At saka po, yung time po na in-invite niyo ako, February po siya nalipat doon. Ako po, sumama po ako sa kanya, March na po, Your Honor. Inisip ko po doon kasi, Your Honor, yung totoo lang po, Your Honor, totoo po yung sinabi ni General Azurin na isa po ako sa nagtrabaho nung panahon niyo po sa War on Drugs. Siyempre, natatakot din po ako magbabago po yung administrasyon yung time na yon. Kaya minabuti ko po na sumama po sa... No, wala kang katakutan. Opo, Your Honor. Kung matino ka na pulis, ha? I tell you, I am your chief PNP that time. Kung matino ka na pulis, malinis ang trabaho mo, wala kang dapat katakutan. Tama po, Your Honor. Eyes of people and in the eyes of God. Kahit na i-charge ka, kahit anong korte, kahit international criminal court ka i-charge, wala kang dapat katakutan, iho. Ha? Yes po, Your Honor. Kung matino yung trabaho mo. Yes po, Your Honor. Kung walang kasindikatuhan. 6 years po yun, Your Honor. Wala naman pong problema sa mga trabaho ko, Your Honor. Colonel Ulunan, sinasabi ni Mananghaya na kalahati ng pera sa Malita, kinuha mo. Your Honor. Paano nakuha mo? Your Honor, wala po. Nakikita naman sa statement niya, nabalitaan niya, sinabi sa kanya, di niya masabi kung sino nagsabi. When I arrived, Your Honor, sa WPD landing, nagkandak ako ng ocular inspection doon sa mga recovered na shabu. When I went upstairs, nakita ko yung dalawang bolt, Your Honor. Dalawang room kasi yun eh. Nagtanong pa ako, kasi yung isa, puno ng... shabu, Your Honor. Yung isa, documents and shabu. Nagtanong pa ako noon, Your Honor, eh, oh, bolto ah. May pera ba to? Your Honor, ang sumagot sa akin noon, si Glenn Gonzales. Sabi niya, pag ganyang kalalaking transaction, sir, walang pera yan. So, I continue supervising the personnel. Bumaba na naman ako. Tinitingnan ko yung aking mga tao, pati yung mga security outside. Para i-check ko kung dumating na yung mga insulating witnesses. I ask about the bolt. Sabi ko, bukas na to ah. Sumagot yan sa akin si Colonel Gonzales, pag ganyan sir na mga transaksyon, wala nang pera yan. Bang to bang transaksyon yan. So, tumahimik ako sir. Wala po akong sinasabi ni Mananghaya, iwan ko kung saan niya napulot ito. That is very heresy. Nabalitaan, nagkwentuhan. Your Honor, wala po akong tinatanggap yan. Kaya nga, galit na galit ako. 5 days after, nung malaman ko yung video na yan, galit na galit ako, Your Honor. Nagmumura ako doon sa aking opisina, sa 4A. Bakit ni isa man lang sa akin walang nag-text about the pilferage na yan? Alam na mga tao ko yan kung gaano ako magmura sa opisina. Dahil galit na galit ako doon sa pilferage na yan. How about yung inutusan mo si Salmingo na itago yung mga gamit ni Mayo? Salmingo, paano ba inuto sa'yo yung pag-clean up ng area? Yung mga ebidensya against sa Domingo? Paano inuto sa'yo yon? Your Honor, good morning. 1:30 p.m. sir, naka-receive ako na ang utos galing kay Lieutenant Colonel Ibanez to check all the personnel that was on the field. Speaking of SOU NCR. Paano? Saan ka ba assign? Sa NCR, sir. SOU NCR, sir. SOU NCR. Deputy ka ni Ibanez? Yes, sir.
Asusino, nag-utos sa iyo na iligpit yung mga ebidensya against kay Mayo. Yes, sir. When we are creating evidences against Mayo, sino nag-utos sa iyo? Yes, sir. When we arrive at WPD, sir, around 4 p.m., nagkaroon nga po ng meeting doon sa second floor, sir. I never took part of the meeting. Wala po akong sinuggest. Wala rin words na nag-utter sa bibig ko, sir. And the next instruction that I received is to check. Sir, if I may, sir. Sige. Sir, among the officers present at the second floor, ako lang po ang police major, junior at rank. Hindi ko po naging practice in my 14 years sa PNP Drug Enforcement Unit na makialam ng crime scene na may crime scene, Your Honor. It was an instruction on my part. Hindi po ako pwedeng magkusang pumasok doon. Bakit ka nga pala nandoon na hindi ka man kasama sa operation? Sir, sinama lang po ako ni Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. Ayun na, yung boss mo si Ibanez. Yes, Your Honor. Ay. Domingo, doon yung sinasabi ng isang major na kayo nagbigay ng instruction kayong dalawa ni Ulunan? Sa tingin ko, si Colonel Ibanez ang nag-utos niyan, Your Honor. Unang-una po, dalawang buwan pala ako sa pidig nung operasyon na yan. Eh halos hindi ko pa kilala yung mga taong nasa sakupan ko, Your Honors. Paano po ako mag-utos na maglinis siya ng mga personal belongings ni Mayo? Hindi ko pa sila masyadong kilala, Your Honors. So your word against your word. Sige, go ahead. Sir, if I may. Natandaan ko po nun, sir. You were standing right next or doon po sa may CR, sir. Naninigarilyo ka po, sir. During the time, sir, na natandaan ko po nun, sir. You were standing right next wearing fuck, hindi or doon pa. Po sa may po sa CR, sir. Second floor, sir. Ano mga belongings yun? Ang nakuha ko lang po in your word. Sige, go ahead. Sir, if I may. Natandaan ko po nun, sir. You were standing right next or doon po sa may CR, sir. Second floor, sir. Ano mga belongings yun? Ang nakuha ko lang po in your word. Sige, go ahead. Sir, if I may. Natandaan ko po nun, sir. You were standing right next or doon po sa may CR, sir. Second floor, sir. Domingo, sir. Ano mga belongings yun? Ang nakuha ko lang po in your word. Sige, go ahead. Sir, if I may. Natandaan ko po nun, sir. Bereta po yung service firearm niya, sir. Ang gun case na po yan, sir, is Glock. So, hindi po yan, sir, yung firearm ni Mayo. Yun, sir, ang ano ko, sir. Sir, hindi po ako pwedeng gumalaw dun, sir, without the orders coming from the senior officers na nandun po, sir. So, sana ngayon yung mga ebidensya na yun? Sir, iniwan po dun sa second floor, sir.
Iniwan sa single floor? Yes, sir. So, nakasama ito sa inventory? Inventory of evidence. Doon sa crime scene, ulunan. Ikaw man nag-supervise doon. Kasama yan? Nakita yan doon? The investigator on case, Your Honor, will explain. Kasi marami po akong sinusupervise. Sino investigator on case? Patrolman Gomez, Your Honor. Oh, tingnan mo yung inventory mo. List of inventory of evidence. Kasama ba yon? Yung uniform ni Mayo? At saka, ano pang nakita mo doon sa bingo? Case folder, sir. Case folder. Anong klaseng case folder? Hindi na ako naging specific, sir, kasi hindi ko na na-sort out yun, sir. Parang to my understanding, sir, it belongs to SOUNCR cases, sir. Yung mga ongoing po namin ng mga kaso, sir. Sige. Case investigator. Nag-take out ka na? Okay. Okay. Kasama doon yung kwan? Sa evidence? Inventory of evidence? Yung uniform ni Mayo? Good morning po, Your Honor. Wala po kaming na-inventory yung mga uniform ni Sergeant Mayo. So yun nga, there was really an attempt to cover up Mayo. Dahil yung incriminating evidence against Mayo ay nawawala. Anong rango mo? Patrolman, Your Honor. Sana maging mabait ka na pulis, ha? Yes, Your Honor. Ha? Huwag mong gayahin yung mga idol mo dyan na mga masyadong maro na sa trabaho. Ha? Yes, ayusin mo trabaho mo, iyo. Yes, sir. You are the future of the PNP. Kayo mga patrolman. Yes, Your Honor. Sana huwag kayo matuto ng kalukuhan dyan. Kayong mga is OU 5. 5 ba kayo o 4? Is OU 4. Nakapag ngilay-ngilay na ba kayo sa inyong pagkakulong dyan sa baba at mag-cooperate na kayo at hindi na kayo mag-sige-invok ng right against self-incrimination? Sino gusto magsalita sa inyo? Mr. Chair? Ha? Yes, before you speak. Senator Dingoy? Total naman, papunta na rito tayo sa limang patrolman tsaka kay Captain Susongko. They were the ones who we cited in contempt kaya sila nakulong. They were the ones who be cited for contempt kaya sila nakulong. Alright. Doon sa limang patrolman tsaka kay Captain Susongko, alam niyo naman yung gravity nitong kasong to. Itong mga halos isang toneladang shabu na involved dito. Alright. Pag hindi pa kayo magsabi ng totoo dito sa aking mga tanong, maawa naman kayo sa ating bayan. Kasi itong isang toneladang shabu na ito, maraming masisirang buhay nito. Maraming mga kabataan malulong. At for sure, meron din kayong mga anak. At ayaw nyo rin mangyari maging addict ang mga anak ninyo dahil dito sa shabu. Alright. Captain Susongko, unang tanong. You were mentioned by General Domingo during his narration. Isa ka sa mga nagpilfer ng drugs. Totoo o hindi? No, Your Honor. Hindi po ako nagpipilfer ng kahit ano. Bakit, what prompted General Domingo to narrate that you were involved in pilfering the drugs? Hindi ko po alam kung ano po ang dahilan ni General Domingo. Nasa si General Domingo? Aminin mo na, General. It is your word against his word. Wala po, Your Honor. Because if you continue
to tell a lie before this committee. And all of you, I'm referring to the five patrolmen and yourself. If you continue to lie before this committee, I will be forced to make the necessary motion and to commit you, not here in the Senate, but in the Pasay City Jail. At mabubulok talaga kayo dyan. I'm telling you. That's why I'm begging all of you to tell the truth. Because here in this committee, we are trying to ferret out the truth. Nothing but the truth. Gerald Domingo, you mentioned Captain Susongko in your narration. Correct? That is, yes, he was one who pilfered with the drugs. Am I correct? Yes, Your Honor. Where did you get that information? As we had the senior honor, the CCTV footages. Pakilakasan kasi ingay doon sa kabila. Nakita po siya sa CCTV footage, Your Honor. Nakita mo siya sa CCTV na? CCTV footages na na-recover po natin sa... How did you know that he pilfered the drugs? Sa report po sa akin ng Chief Intelligence ko, sir, Your Honor, ay... Who is your Chief Intelligence? Colonel Portera, ay nakilala po natin. Ito, si Portera? Yes, Your Honor. Siya nag-report sa'yo that Captain Susongko was one who pilfered the drugs. Am I correct? Captain Susongko and the IEPLD team, Your Honor. And? And the IEPLD team. Okay, Portera, tama yes, sinabi ni General Domingo that you reported that Captain Susongko was one of those policemen who pilfered with the drugs. Sir, ang pagkakadiscovery lang po namin na si Susongko po yun, sir. Nung magkaroon na kami ng, binigyan kami ng inventory authority na kilalanin, sir, yung mga yun. Pero initially, sir, hindi po ako nagbanggit na si Susongko kasi hindi nga po namin nare-recognize kung sino-sino yung mga nandun sa... Kung hindi mo nare-recognize na si Susongko mismo, why did you report right away na hindi ka naman masigurado na si Susongko yung nag-pilfer ng drugs? Why did you report it right away to General Domingo? Sir, wala akong report na si Susongko, sir. Ang ando lang, sir, eh, si Susongko yung... team leader ng operating unit ng 4A. Siya team leader, so you already assumed that he pilfered with the drugs, correct? No, sir, I did not made an assumption. No, sir. General Domingo just mentioned right now that you reported to him that it was Captain Susongko was one who pilfered with the drugs. Baka, sir, baka Your Honor na kwan lang si sir dahil... yung report talaga namin, sir, nung makilala na namin yung mga kung sino-sino yung mga nandun, sir. Yung unang ni-report namin na video, sir, wala po kaming recognition doon, kaya pinatawag pa namin yung si Lieutenant Amirol at pinapunta niya sa akin si Rebusura para tanungin ko po kung sino yung kung ano yung nangyayari doon, sir. General Domingo. Senator Jingoy. I would like to acknowledge the presence of Senator Rafi Tulpo. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Mr. Chair. General Domingo, ano masasabi mo? Tama po, Your Honor, si Colonel Portera. Hindi naman ura-urada na nakilala ka agad. Kasi initially nga po, splice video lang yung pinakita niya. So hindi akin. Kayo sigurado na nag-pilfer ng drugs si Captain Susongko? Bandang huli lang, sir. Yung... So why did you include that in your report, in your narration, in the chronology of events, na hindi naman pala kayo sigurado? After because lang... we are made to believe that your narration is true. So, Your Honor, after ilang araw pa po na confirm na si Lieutenant Susongko ang nandun sa CCTV video. Oo nga, nandun siya, but do you have any... evidence that he pilfered with the drugs? Yung CCTV footage, Your Honor. The CCTV, nakita mo sa CCTV na nag-pilfer siya ng drugs? Initially, Your Honor, nung report ni Colonel Portera sa akin ay hindi pa kaagad nakilala.
si Sosongko. But after the several investigation, Your Honor, nalaman ko na involved rin si Lieutenant Sosongko. Alright. O doon sa limang patrolman, during the last hearing, kaya namin kayo sinight ng contempt because you were not telling the truth. And you are trying to be evasive with all the questions coming before this committee. Okay? Bibigyan ko na naman kayo ng huling pagkakataon. Last day na namin bukas. Palagay ko hindi na magtatawag ng hearing si Senator Bato. Pag hindi pa kayo umamin, sabi ko nga, I will be forced to commit you to the Pasay City Jail. Senator Jinggoy, there are so many jails available. Not only Pasay City Jail, pwede sa Bilibid. They can accommodate them at Bilibid. So, we have so many options. Siguro doon sa Masikip. Yung Sardinas. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Please right. Continue. Misa natin kay Patrolman Carolino. I hope you will not invoke your right to remain silent or your right to self-incrimination. Morning, yung huling tanong ko nung last hearing, sino ang informant ninyo? Hindi ko po kilala ang informant namin, Your Honor. Ha? Hindi ko po kilala ang informant namin. Okay, meron ba kayo assigned spokesman? Sino? Gulyar? Patrolman Gulyar? Good morning po, Your Honor. Gulyar pa pangalan mo? Gular po. Gular? Yes po, Your Honor. Okay, Patrolman Gular. Same question. Your Honor, pwede po kami magsalita, Your Honor, na kahit konti lang. May naka-ready po kami para kasi sa grupo namin, Your Honor. Sige lang, sige lang. Okay lang po, Your Honor. Alright. Your Honor and everyone, good morning po. Ako po at ang aking mga kasama ay nagpapasalamat sa opportunity na ito para makapagsalita at makapagbigay kami ng saloobin. Gusto lang po namin sabihin na hindi po kami masamang pulis at miyembro ng sindikato. Sa katunayan po, Your Honor, kami po yung nakahuli sa 990 kilos ng shabu. Matagal po namin iningatan. Yes po. We are not accusing you here. Being a member of the syndicate. Yes po, Your Honor. We have cited you in contempt because of your continuous defiance to say the truth. Palagi kayo nag-invoke ng right to right against self-incrimination. Kaya mayroon kayo tinatago. Kaya namin kayo kinulong. Ha? So we are not accusing you to be part of the syndicate. Yes po, Your Honor. For the record. Yes po, Your Honor. Continue. Before that, may we request the page to go to the other room and to tell them to tone down? Hindi namin maintindihan dito. Kwento si Tor Jinggoy, labanan ng kumsik ito eh. Yung kumsik doon siguro naingayan sa atin dito kaya pinalakasan na yung kwan dito, sound nila. Continue. Yeah, tuloy mo lang ano. Matagal po naming iningatan ang aming serbisyo bilang isang pulis at hindi po kami na-involve sa kahit anumang anomalya. Kami po ay nagtrabaho lang para makapagbigay ng achievement sa PNP at sa PNP Drug Enforcement Group. Kaya po bilang mga vital witness at importanteng saksi sa kasong ito, wala po kami ibang hangarin kundi mapakonvict po si Atadero at si Mayo. Sabi nga po ng ating putihing senador, Sir Rapi Tulpo, na kapag nahuhulihan ng isang mahirap o pobre nating kababayan, ay agad-agad nakukulong. Ito pa kayang isang toneladang shabu. Yun lang po. Maraming salamat po, Your Honor. Okay. Okay. Patrolman Gular, saan ang galing yung informasyon? Sorry po, Your Honor. Ha? Alin po dun, sir, Your Honor? Informasyon? Ano? Anong sagot mo? Nag-ano po kasi kami, Your Honor, nag-usap-usap po kami sa baba na
mag-ano po kami ng aming saloobin to, Your Honor. Teka nga, sino yung mga... Saan muna ko yung information tungkol sa shabu? Your Honor, sa ano po kasi sa Alpha. Yung Alpha po kasi, Your Honor, hindi po kasi hindi ko po namin po kasi talaga alam. Ano ba 'yan? Asset. Yung asset. Wala, hindi sila may hawak ng asset. Hindi sila. Mr. Chairman. APLD. Yeah. Yeah. Wide, sir. Sa inyo, wala pa rin hindi pa rin kayo nagigising. Wala pa rin kayong gustong aminin o para makatulong kayo sa committee ito sa pag-imbestiga. Wala ba kayong gustong i-share sa amin na masasabing ito po ang totoong talagang nangyari? Ito siguro, Senator Bong Revilla, no? Yes, God, para Chairman. Maklaro natin yung partisipasyon nila, no? I-share nga nyo sa amin kung paano kayo nakasama. Kasama kayo sa pre-ops, di ba? Kaya kayo kasama dito dahil team kayo ni Susongko. Pangalan nyo lahat nasa pre-ops. Before kayo nag-jump off, may briefing ba kayo? Binrip ba kayo? About the target? Anong lakad nyo? Walang briefing? Meron. Sige, sumugot ka. Ikaw, team leader, Bayita. May briefing? Wala. Text lang, Your Honor. Ha? Tawag-tawag lang, Your Honor. Tawag-tawag lang, cellphone. So, ngayon, anong instruction sa inyo? Anong instruction sa inyo? Your Honor, may possible bypass, Your Honor. Bypass? Sinong ibigay instruction? Galing sa kay Captain Susongko, Your Honor. Captain Susongko? Yes, Your Honor. So, anong ginawa nyo? Nag-proceed kami sa specific area kung saan possible. What specific area? Sa recto po, Your Honor. Recto? Yes, anong sasakyan gamit nyo? Nakamotor lang po kami, Your Honor. Motor? Yes po, Your Honor. Ilan kayo? Lima? So, limang motor? Tag-iisang motor kayo? Kami ni Patrolman Bugarin, Your Honor, nakamotor. Nag-back ride kayo? Tag-isa-isang motor? Motor, Your Honor. Ha? Tag-isa kami yung motor. How about ikaw, Kalaw? Anong sinakyan mo? Bugarin, Gular? Your Honor, nakamotor po kami ni PMSG Bayeta. Motor din? Yes, Your Honor. Ikaw, Kalaw? Yes, Your Honor. Motor din po, sir. So, naka-deploy kayo sa... Recto? Sa recto, Your Honor, kasi oh, ngayon, possible na ano, bypass. Ngayon, anong next instruction? Tuloy-tuloy mo. Your Honor, sir, pagdating namin dun. Pwede makasingit. Yes. Kasi hanggang ngayon, we have this hearing for so many days, many times na. Gusto ko lang sana ma-establish saan galing po yung 990 na shabu. 990 kilos na shabu. Kanina, maganda yung tanong ni Chairman Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, bago kayo mag-conduct ng raid, meron kayong tinatawag na pre-ops at meron kayong mga alpha na nagsasabi sa inyo na meron ganitong klaseng shabu sa ganitong lugar. Nagkakaroon kayo ng briefing, right? So, dapat, doon po sa inyong alpha, sinasabi na sa inyo kung saan ang galing yung shabu, ano yung source ng shabu. Sinabi ba sa inyo yan? Meron ba kayong ganun information? Because yun yung gusto ko talaga malaman from the very beginning. Up to now, hindi pa po nasasagot to eh. Ano yung pinaka-source nitong 990 kilos of shabu? Saan galing ito? Sinong gustong sumagot? Ikaw, Sergeant Bayeta? Your Honor. Anong pangalan mo, Sergeant? Police Master Sergeant Bayeta, Your Honor. Sabi mo, hindi ka masamang tao, hindi ka member ng sindikato. Okay. Halimbawa, I'll take your word for it. Matinukan tao, wala kang itinatago, so therefore magsasabi ka ng totoo. Right? Kasi kung sasabihin mo naman invoke your right against self-incrimination, ibig sabihin masama kang tao. Ang masamang tao may tinatago, ang matinong tao, mabait na tao, walang tinatago. No holds barred sasabihin niya lahat sa ngalan ng katotohanan. So, this is your chance na para ma-redeem yung sarili mo. Totoo yung sinasabi mo kanina na matinong tao, hindi ka masama. Tell us now,
saan galing yung 990 kilos na shabu? Anong sinabi sa inyo ng source nyo ng inyong alpha? Saan galing yon? Your Honor, sa totoo lang, wala kaming idea dyan. Ang nakakaalam dyan sa lakad na yan, yung team leader namin, si Police Captain Susongko. So, okay, Captain Susongko, saan galing itong shabu? Siyempre, meron kayong alpha that led you to that place na kung saan nandun yung 990 kilos of shabu. Siyempre, sinabi na inyong alpha. Meron 990 kilos na shabu doon at yan ay pagmamayari ni Blanc. Sir, yung later na na-discover yung 990. I'm sorry? Later na po na-discover yung bulk ng drugs, Your Honor. Okay. But the operation is purely by bus. Okay. So, nag-conduct lang kami ng follow-up that resulted to the... Pero hindi po ay interested to find out saan galing ito 990 kilos ng shabu? Kasi kung ako, yun yung unang-unang kong gawin, sino bang pinaka-source nito? Kasi baka marami pa ito from where it came from. We don't have the information kasi... But are you not interested? Saan yung talagad ang unang-unang find out ninyo? Your Honor, yung... Doon po sa ginawa niyong bypass, di ba? Opo, sir. Oo. Eh, pinilit nyo sana doon sa taong yun, saan galing itong 990? Sir, the investigation was being made by the director of... Kasi, Mr. Chair, I'll tell you a short story. Last week and the week before that and the week before that, tatlo pong staff ko sa Wanted sa radio ang na-hold up ng mga addict tuloy-tuloy. So, lumalala na po itong problema natin sa droga ngayon. Lumalala na yung ating peace and order, medyo gumigewang-gewang na. And this is attributable doon po sa proliferation ng drugs na mukhang hindi natin napipigilan. At bakit? Eh, mismo mga taga-PNP, ilan sa kanila, mga loko-loko, sangkot dito sa pagpapakalat ng droga. At ito na nga po, ebidensya dito. Ngayon kaya natin pinag-uusapan to. So, Captain Susongko, wala pa rin talaga kayong kaalam-alam kung saan yung source nitong saan galing itong 990 kilos? And you're interested to know? Yes, sir. We are interested to know, pero Your Honor, wala. Kasi may mga kumakalat-kalat po na balita. Of course, hindi po, kumbaga, confirm o hindi talaga masabi na whether it's true or not. Eh, meron na pong galing sa isang taong Chinese. Yung drogang to. Wala po kaming ganong na nakuwang information, Your Honor. Pero hindi nyo pa dapat binerify kasi ito kumakalat na eh. Na galing sa isang kilalang Chinese. Sikat nga na Chinese, matter of fact. Siya raw yung source nitong droga. Eh, kumalat na nga ito, chismis. Sana man lang, binerify nyo. Sino ba itong Chinese na ito? Totoo ba ito? Your Honor, the conduct of the... So, ibig sabihin, pag meron po kayo nahuling shabu, it ends right there. Mag-imbestiga na lang kayo, ilang kilo to, timbangin to, sino mga involved dito. Hindi nyo inalam kung saan itong pinaka-source nito. Di ba? That should be part of your job. Your Honor, because of the bulk of the recovered, the investigation regarding the to find out who, kung saan galing yung is higher office na po namin. Hindi na po sa amin, Your Honor. No, of course, from the higher office, ang mag-release ng information niya sa media o kung kanino man. Pero it comes from you guys. Kayo yung nasa ibaba. Kayo naman po ang gumagawa ng legwork. Hindi naman yung higher authority. Yung higher authority, nakaupo lang naman niya sa kanyang air-condition room, sa kanilang air-condition room at push button yan. At kayo yung pinupush ng button. At kayo po yung ma-action. Huwag mo po akong ipasa sa higher authority para maghugas kamay ka, para magpunsyo pilato ka. No. Ikaw yung sinasabi mo, ikaw yung... pinapaandar ng higher authority para mag-imbestiga at pinapasa mo sa higher authority yung information na yon. And then yung higher authority ang mag-disseminate information regarding this all the kind of information na hinihingi namin sa iyo. So kaya nga, ang tanong ko ulit pa for the second time, hindi ka ba interested kayo kung saan galing talaga itong 990 kilos ng shabu? Kasi kung natumbok nyo kung saan galing to, pupuntahan nyo yung pinaka-source, manmanan yung pinakatao, eh baka hindi lang isang tunelada, baka 50 tunelada pa ng shabu ang inyong mahuli. Nag-guess nyo? Yes, Your Honor. Dapat ginagawa nyo na po yun. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Senator Dolpo. Balikan ko kayo lima. Kasi kayo'y nakulong dahil nga hindi kayo nag-cooperate. Diba?
Ngayon, magko-cooperate na kayo, sabihin niyo totoo. Yung papel ninyo sa operasyon. So, tuloy niyo. Yes, Your Honor. Sige. Pagdating namin sa ano, Your Honor, sa recto, kasi since doon yung possible by bus operation, nagkanda kami ng casing. Kasi di namin kabisado yung area at di namin alam kung... Lakasan mo, boses mo, lakasan mo para maliwanag. Pagdating sa recto, Your Honor, nagkanda kami ng casing sa area kasi di namin alam kung saan possible talaga yung area ng baybas. Doon, Your Honor, nagpaikot-ikot kami, naglalagari kami doon. Yun lang yung unang participation namin, Your Honor. Tapos? Paano? Kiniklaim nga ni Susungko na kasama kayo doon pag huli kay Mayo. No, Your Honor, hindi kami kasama, Your Honor. Paano hindi kayo kasama? Nakasama kayo sa lakad? Ay, Your Honor, sinabi naman niya nung last na hearing na joint yung IPLD sa lakad nung nakaraang hearing, Your Honor. Eh, saan pala kayo nung inaresto si Mayo? Nasa recto lang kami, Your Honor. Susungko? Yes po, sir. Ikaw, alam mo, the last thing that a commander should do is ilaglag na yung mga tao niya na inosente. Ha? You are not a commander pag gano'n ang ugali mo. For the sake na makamandamay ka lang ng tao, ilaglag mo yung mga tao mo. Sana maawa ka rin naman itong mga patrolman. Mga patrolman ito, mga bago lang ito servisyo, tapos ilaglag mo sa hindi katotohanan. Magsabi ka rin naman sa totoo. Kasama mo ba sa pag-aristo mo kay Juan? Kay Mayo? Hindi. Pag sinabi kong kasama, undaak na paghuli kay Mayo, andoon ba sila? Paghuli ni Mayo? Paghuli kay Mayo? Nandoon sila? No, Your Honor. Oh, yun naman pala eh. Tapos kahapon, yung last hearing, insisting ka na kasama mo sila. Maawa ka rin naman itong mga tao mo. Nilalaglag mo na... Sabi mo, kasama mo. Kasi ngayon, ang totoo pala, hindi kasama. So, sino kasama mo doon paghuli kay Mayo? Joint operation po ng IFLD. Kaya nga, sinong kasama mo sa IFLD? IFLD. Yung team po ng IFLD, Your Honor. Oh, so yun ang totoo. May damay itong mga tao mo na ibang instructions pa lang ginawa mo. Totoo pala, hindi sila doon nakahabol sa pinapasundan mo sa sakyan ni Mayo dahil hindi sila makapasok sa Skyway kasi nakamotor lang sila. So nawala sila ngayon sa kakatil kay Mayo. Ikaw na nakakutsi ka, ikaw nakasunod doon. Kayo saka sa IPLD. Kaya ninyo nahabol yung si Mayo. Itong mga ito, nakamotor lang ito, hindi makapasok sa Skyway. Tapos ngayon, idamay mo, nakasama mo pa, kasama mo. Hindi ka man naawa sa mga tao mo. So kasama mo, taga IPLD, doon paghuli kay Mayo. Yes, Your Honor. Oh. So yun na. Tapos na. Hindi na saan tayo nag-hearing ngayon kung nagsabi ka na ng totoo last time. Dami mo pang dinadamay. Ibanez. Aside sa'yo, sino pang mayroong hawak, sino pang ibang handler ng Yikin Xie alias Mike Xie? Your Honor, ako po yung kakilala niya kasi. Ikaw lang? Pero, wala nang ibang handler ito? Ang handler niya sa Koplan, Your Honor, ay si Jimenez, Your Honor. Sino? Jimenez, Your Honor. Sino? Jimenez. Jimenez? Yes, Your Honor. Saan si Jimenez ngayon? Nag-resign po siya, Your Honor. Ha? Nag-resign po siya, Your Honor. Saan siya ngayon? Hindi ko na po alam, Your Honor. Resign na po siya sa PNP. Nag-resign siya right after nitong discovery ng Cebu? Nung December, Your Honor.
Kaya nga, after, kailan ba ito nangyari? October, Your Honor. October. Nung uminit ang isyo, pagka December, nag-resign siya. Di ko alam yung personal reason niya, Your Honor. So, aside from you, itong si Jimenez lang, may hawak kay Mike C. Your Honor, yes, Your Honor. So, meaning, ganito. Itong si Mike C, may nilapitan na tao. At nagsabi na mag-cooperate siya sa committee na ito. Dahil lumalabas daw na siya na ang number one na siya booking ng Pilipinas. At gusto daw niya sabihin na hindi siya ang number one. Mayroon pa daw mas malaki. So gusto niya mag-cooperate dito sa committee. Ngayon, sabi, mag-cooperate daw siya. Nung sinabi ko, doon sa kanyang pinakiusapan na tao na okay, paharap ko siya sa committee, basta magsabi siya sa totoo. Papuntahin mo dito. Papuntahin mo sa Manila. Next na sabi ng tao na kinausap niya, Sir, ayaw na daw mag-cooperate ni Mike C kasi tinawagan daw siya ng handler niya na huwag magsalita. He was prevailed upon by the handler. Meaning, ikaw ang tumawag kay Mike C na huwag nang pumunta dito sa committee para mag-testify? Negative po, Your Honor. Hindi po ako nakakahawak ng cellphone nasa, ano ko, nandito po ako sa Senate, Your Honor. Eh, sinong tumawag sa kanya? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Oh, PNP at PDEA. Sir, itong si Mike C, dalawa lang location ito. Kung hindi sa Cavite, sa Occidental Mindoro. Ngayon, nandun ito sa Occidental Mindoro. Hindi ito lumalayo sa Sablayan Prison and Penal Farm ng Biocor. Dahil ito ang parang budigiro ng mga malalaking drug lord na nasa loob ng Sablayan. Kaya ito palagi naka-standby sa Occidental Mindoro dahil doon sa Sablayan. Meron pang mga drug lord doon na nakakulong na hindi namatay sa COVID. Kaya yun ang si Mike Singh ngayon ang pinakabudigiro nito mga drug lord na ito. Dalawa lang pinupuntahan dito. Occidental Mindoro at Cavite. Palipat-lipat lang yan. Please conduct manhunt operations dahil kung hindi nyo makuha ito, marami pang mangyayari dito ng shipment ng shabu. Dahil ito ang ginagamit talaga nila. At alam kong hindi lang ito si Ibanez sa may hawak nito. Marami pa itong player ito, sir. Player. Baka isa pa ito sa mga nag-ooper dyan ng 30% na cut. Player ito. Itong Mike Sina ito. Player. Maraming may hawak nito. Di ba, General Corda? Yes, sir. We'll do that, sir. Hanapin nyo ito. Kaya ngayon, Mike C, alam ko nagmumonitor ka ngayon dito sa hearing na ito. Your world is getting smaller. Kaya akala mo, yung nag-advise sa'yo ngayon na handler mo, na huwag ka magsalita, tapon mo yung cellphone mo, hindi ka na makontak ngayon, nagmonitor ka ngayon sa TV, sige, maniwala ka dyan sa handler mo at yan din ang papatay sa'yo. Ililigpit ka rin yan ng handler mo na yan para malinis siya at hindi aabot ang sunog sa kanya. Kaya Mike C, mabuti pa, mag-surface ka na at pumunta ka dito sa committee namin at puprotektahan ka namin dito kung magsabi ka ng totoo. We can offer you your security kahit drug lord ka. Basta ilaglag mo lang lahat ng sindikato sa loob ng PNP at PDEA at kung sino yung mga tao na yan na kasabwat mo. Marami ito. Alam ko, marami ito. Kaya huwag ka maniwala dyan. Nagmonitor ka ngayon, Mike C. Nagmumonitor ka ngayon dito sa hearing.
kasi gusto mo mag-testify, pero you were prevailed upon by your handler na huwag magsalita. Kaya tinapo mo yung cellphone mo, kinat off mo yung communication mo doon sa taong inutusan mo magparating sa akin. Yan ding handler na yan ang papatay sa'yo. Sigurado ako. Maiksi kaya sir. Concentrate kayo dyan. Nandyan lang yan. Around the sablayan. Sa Occidental Mindoro. Mr. Chair, did we invite him? Hindi natin invite, pero meron siyang pinakontak na tao sa akin na gusto niya magsalita. Pero nung sinabi ko na okay, ipasalitain namin siya sa committee and we will provide him protection. Kinausap daw siya ng kanyang handler na huwag na magsalita. So yun, wala na, hindi na makontak ngayon. Ang cellphone na hindi, cannot be reached na yung cellphone. Maybe if you will still conduct another hearing, maybe we can invite him. And if he does not attend, maybe we can issue a subpoena. Yes, the invitation is open. Wala kasi, into hiding ito siya ngayon. In hiding ito, walang general location lang ang alam natin. Nasa Occidental Mindoro or Cavite. Palipat-lipat lang siya dito sa lugar na ito. Pero you cannot send the invitation. Walang klarong address itong tao na ito. Alam mo na yung sindikato. Paraging underworld, nasa underground palagi. So yun lang, kung nakinig kayo ni Mike, I can open the hearing, kahit na mag-adjourn kami today, I can reopen the committee hearing kung mag-surface ka at sabihin mo sa committee dito kung sino yung mga kasabwat mo sa sindikato na membro ng PNP at membro ng PDEA at even sinong membro ng gobyerno na kasabwat mo para pakinggan ka namin. This invitation is open para sa'yo, anytime. Alam ko, nag-monitor yan, maro yan, sindikato yan eh. Nag-monitor yan, pero I am telling you, your world is getting smaller. Hindi ka natatagal dito. Kung hindi ka mag-surrender, hindi ka natatagal. Papatayin ka rin ng handler mo na yan, kung sino yung handler mo. They will silence you para hindi na sila ma-implicate. Oh, Mike, say, good luck sa'yo, ha? I know you're monitoring right now. Good luck. Mr. Chair? Yes, Senator Jim. Okay, General Iban. General ba ito? General Iban. Colonel? Colonel Iban, yes. Sino si Jimenez? At nandito ba siya ngayon? Wala na po akong contact, Your Honor. Siya yung nawawalang pulis. Allegedly, sa bahay niya na-transfer yung mga pilfered drugs. Tama ba yan? Wala po akong idea, Your Honor. Did the committee invite Roman Jimenez, dating police? Yes, Your Honor. We invited him, but he cannot be contacted. Can no longer found in his last known address and his cell phone number cannot be contacted. And lahat ng police na kakilala niya, wala na rin daw, hindi na siya makita. Active so service writing, siya? Active wala, service? Just recently retired. Halatang guilty talaga ito. Halatang so guilty. Hindi pa siya retirable, nag-retire na kagad. Hindi pa retirable, pero nung nabulabog itong shabu na ito, siguradong kasabwat ito ni Mayo kasi kasama ito sa nirequest ni Ibanez eh. Jimenez and Mayo, kasama ito sa nirequest ni Ibanez na isama niya. Tao ni Ibanez to. Tao ni Ibanez. So, you are not off the hook, Mr. Ibanez. Mga tao mo ito, mga main players, I don't believe that you don't have a role in this shabu brouhaha. Colonel Ibanez, paano mo nakilala si Jimenez? At during the time, Your Honor, na na-assign ako ng Manila, Your Honor. Hmm. Ano, nasa naka-assign itong si Jimenez? Kasama ko sa Manila, Your Honor. Sa? Manila, Your Honor. Trusted mo to? Nakasama ko, Your Honor. Trusted mo nga. Matagal ko nakasama, Your Honor. Trusted. So pinagkakatiwalaan mo? Kung di mo alam ibig sabihin ng trusted, pinagkakatiwalaan mo? Yes, Your Honor. Ganon din si Mayo, pinagkakatiwalaan mo? Yes, Your Honor. O bakit hindi na siya malocate? Posible hindi mo alam yung kanyang whereabouts? Hindi ko alam, Your Honor, na ngayon kasi nandito rin ako sa... Ano? Nandito pa ako, Your Honor.
hindi ko na po nako-contact sa Your Honor. Imposibleng wala ka alam kung nasaan yung si Jimenez na yan. Last na alam ko, Your Honor, is nasa bahay lang niya. Eh, hindi na nga ma-locate eh. Ngayon, Your Honor, di ko po alam. Kasi nandito po ako sa Senate, Your Honor. So, gano'n na kayo, gano'n mo nakatagal kakilala ito si Jimenez? During assignment ko sa Manila, Your Honor, 2004 to 9, Your Honor. Saan kayo naka-assign dito sa Manila? Last assignment namin is Station 2, Your Honor. Sa? Station 2, Your Honor. Station 2? Yes, Your Honor. Sa Manila? Yes, Your Honor. Sa City of Manila? Yes, Your Honor. Magkasabay kayo na pumasok? Ay, hindi po, Your Honor. PNCO po si Sergeant Jimenez. Ano, no? PNCO po siya. PNCO? Yes po, Your Honor. So, paano kayo nagkakilala? Na-assign po siya under me, Your Honor. Okay. Si Mayo naman? Magkasama po sila, Your Honor. Magkasama sila? Yes po. So, partners in crime? Mayo? Sergeant Mayo, kilala mo si Roman Jimenez? Yes, Your Honor. Gaano kayo katagal magkakilala ni Jimenez? Mula 2002, Your Honor. Paano kayo nagkakilala? Nagkasama kami sa Manila, Your Honor. Magkasama kayo sa Manila? Yes, Your Honor, sa Manila Police District. Manila? Police District, Your Honor. Pareho kayong Police Manila nung araw, 2004. Naging close kayo? Yes, Your Honor. Ano mga operations sa mga pinagdaanan ninyo? Marami, Your Honor. Like what? Sa PCP, sa station. Hmm. Ano yung mga accomplishments ninyong dalawa? Para kayo pagkatiwalaan ni Colonel Ibanez. Dahil masyado ang tiwala sa inyo ni Colonel Ibanez. So, ibig sabihin, marami kayo mga na-achieve, marami kayo mga accomplishments. Okay, name a few. Marami naman, Your Honor, na ano. Ha? Pakilakasan yung boses, ano? Marami, Your Honor, achievement. Malaki ang? Marami, sir. Marami. Okay, name a few. Ano-ano yung mga accomplishments na achievements? Mga panghuli sa mga holdover, Your Honor, mga sa RA9165. Panghuli ng mga holdover? Mga ganun, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Ano pa? Sa droga? Yes, Your Honor. May mga accomplishment kami sa 9165, Your Honor. Sino-sino yung mga nahuli nyo sa droga? Hindi ko na maalala yung mga pangalan, Your Honor. Marami. Pero matagal na mga yan. Ilang beses kayo nahuli sa involved sa droga? Hindi ko mabilang, Your Honor, kung mailan na yung nahuli namin. Mas 10 beses? 5 beses? 10 beses? Kasi masyado kayong pinagkakatiwala ni Colonel Ibanez. So, I presume na marami kayong accomplishments para pagkatiwala kayo ni Ibanez. Tama ba? Yes, Your Honor. Hmm. O ngayon, di mo na maalala. Matagal na kasi yun, yun Your Honor. Napunta ako na Mindanao kaya hindi ko na rin maalala yung mayon. Okay, doon sa mga na-aresto ninyo na nanghuli kayo ng droga, ano nangyari? Na-convict ba? Nakulong ba? O napalaya? May mga na-convict, Your Honor. May mga lumaya. May mga na-convict? Ano pa? May mga nakalaya? Yes, Your Honor. Bakit nakalaya? Dahil hindi na kayo interesado. Ipursu yung kaso. Tama ba? No, Your Honor. Failure to probe
the guilt of the accused. Ha? Failure to prove the guilt of the accused, Your Honor. Ano daw? Ano daw? Ano? Sa pakiulit? Failure to prove the guilt of the accused. Mga ganun. Failure to prove the guilt of the accused. Okay. Ibanez, Colonel Ibanez, are you aware ka ba na itong si Mayo tsaka to yung Jimenez ay nasa drug list? Yes, Your Honor. Bakit mo pa pinagkatiwalaan? It was during the time of Senator Bato when he was the chief PNP that they were included in the drug list. Siyempre, kung ako hepe at na yung mga bata ko ay na-involve sa drug list, hindi ko nakukunin. Bakit mo pa kinuha? Bakit nyo pa sila pinagkatiwalaan? Your Honor, during the time kasi, Your Honor, kilala ko sila na maayos sila na police. At nagkataon lang na merong maraming naiinggit at sinama sila sa listahan, Your Honor. Ibig sabihin, hindi accurate yung listahan during the time of Senator Bato when he was chief PNP? Lahat naman po kasi, Your Honor, hindi perfect yung... Pero hindi ko... Ngayon, nagiging totoo na yung drug list dahil involved na ito sa itong dalawang bata mo sa drugs. Nagiging accurate yung listahan ni Senator Bato when he was chief PNP. That is accurate. Because both of your men are involved in drugs. And both of your men, during the time of Senator Bato when he was chief PNP, were in the drug list. Kasama sa drug list. Bakit mo pa pinagkatiwalaan? Bakit mo pa ni-recruit? During the time, Your Honor, wala naman pong kasing ganun. Kaya, walang? Wala po silang activities, Your Honor. Na wala silang? Pagkaalam ko, Your Honor, wala silang illegal activities, Your Honor. Pero wala silang illegal activities, but you knew that they were already included in the drug list during the Duterte administration. Tama ba? Alam mo na. Alam mo ba na kasama na sila sa drug list? Ha? Alam mo? Yes, Your Honor. O bakit mo pa kinuha? Kailangan ko po kasi sila, Your Honor. Kasi, sila lang ba dalawa pinagkakatiwala mo? Wala ka nang pinagkakatiwala ng ibang pulis na hindi kasangkot sa drugs? During the time, Your Honor. Ang dami-daming pulis dyan na matitino na hindi sangkot sa droga. Itong dalawa, nakasangkot sa droga, pinagkakatiwalaan mo pa. Baka ikaw kasangkot ka rin sa droga. Ang dami-daming mga tauhan dyan na matitino. Ang pinili mo pa, dalawang pulis na kasangkot o kasama sa drug list. That shows how incompetent you are. Siguro kasangkot ka rin. Okay, Mayo, ba't ka tinapot sa basilan? Lamitan, basilan, Your Honor. Bakit ka tinapon? Your Honor, isa kasi akong trabador, kaya... Ha? Yun ang malamang na dahilan kaya ako natapon, Your Honor. Ano ang dahilan? Dahil kasama ko sa drug list, kaya tinapon ko sa basilan? No, Your Honor, isa akong trabador. Kung maalala nyo, Mr. Chair, na ano, unang buwan ng pagiging chief PNP nyo, nagkaroon ng... parang paligsa na accomplishment. Isa po ako doon sa mga nagtatrabaho, Your Honor.
Kaya yung station namin noon naging number one sa Metro Manila. Yun ang alam kong dahilan, Your Honor, kaya nasama ako dyan. Ano naging trabaho mo sa Basilan? Itatapon ka ba sa Basilan kung magaling ka na pulis? Matino ka? Ano ako, gago? Itatapon ka dahil magaling ka mag-accomplice? Wala akong nakita. Kailan ka ba tinapon? Panahon ni General ba ito? Ng PNP? Yes, Your Honor. Oh, but sagutin mo yung tanong ni Senator Bato. Kung magaling ka polis, ba't ka itatapon ni Sir, ni General Bato, then General Bato, sa Basilan? Malamang may nagbigay ng pangalan ko, Your Honor, na mga nasagasaan. Oh, so magaling yung nagbigay ng pangalan, ano? Confirm. Ngayon, isang tuniladang shabu nakuha sa'yo. Magaling. Confirm yung nagbigay ng impormasyon. Ano? Mr. Chair. Yes, go ahead. Alas 12, mag-alas 12, medyo na. What are we going to do with these policemen who we cited in contempt? Yes, before you move for the recall of the contempt of this itong lima, just would like to talk to the Chief PNP. Ang problema nitong lima is that wala na daw silang baril, disarmahan ninyo. That's normal. Administrative procedure natin yan. If you are facing investigation, you have to be disarmed, di ba? Kung wala silang armas, siguruhin mo rin na hindi ito mamamatay. Dahil ang natakutan nila, itong grupo ni Mayo, hindi pa talaga nabunggo ang pinakaulo nitong grupo ni Mayo. At sigurado pinag-iinitan ito sila, ngayon wala silang armas, you secure them din. Kawawa naman ito kung mamamatay lang ito ng walang kalaban-laban. Ha? I-secure mo sila. Kung tanggalin mo yung kanilang whatever, ano bang administrative status nila ngayon, suspendido ba sila or what, kung tatanggalin nyo yan, please i-ratio mo yung baril nila para makalaban mala sila kung may mag-attempt sa buhay nila. Eh kung hindi nyo ma-issue ng baril, i-secure nyo sa krami para hindi madisgrasya itong mga bata na ito. And another one, huwag na kayo maglagay ng iuwan sa pidig. Dapat mag-spotting kayo properly sa labas ng mga at least PO2 man lang. Kasi kawawa ito, mga inusinti pa itong serbisyo. Pagpasok na serbisyo, napaka-rooming mundo kagad ang ginagalawan nila. So, yung utak nito, madaling mawala sa ideal na police profession. Yung professionalism lang mawala. Magdadive kagad doon sa sindikato. Kasi yan ang ginagalawan nila eh. Sa ating parlance, police parlance, you do what if you are in Rome, do what the Romans do. Ganun ang nangyari dito. Kaya kailangan i-expose mo muna sila sa Manila, expose mo muna sa Davao bago mo sila ilagay sa Rome. 'Di ba? Para
muna sila sa Manila, expose muna sa Davao, bago mo sila ilagay sa Rome. Di ba? Para... sa ating mga kapulisan. Yes sir, before I'll answer that question, sir, may I go back to the request of our honorable chairperson, sir, that with regards to the security of these concerned police officers, we'll be making the necessary security arrangements, sir, so that maprotektahan naman sila. And going back to the question, sir, part of our focus agenda is the integrity enhancement and yung aggressive and honest law enforcement operation. So nakapila po dyan, sir, yung mga trainings na gagawin namin to make sure that matulungan din yung ating kapulisan when it comes to the conduct of investigation in coordination also with the other department kagaya ng DOJ. So kasama po yung trainings yan, sir, but at the same time, we want really to enhance yung mga disciplinary machinery na existing na talagang ma-emphasize yung responsibility ng bawat isa, bawat to make sure that anuman level na meron sila at silang may yung i-emphasize natin, sir, yung command responsibility. Na talagang dapat alam ng bawat commander kung ano ang ginagawa ng kanilang personnel. And aside from that, sir, meron tayong IMEG na which was created. And I do believe, sir, may tiwala pa rin tayo dyan sa ginagawa ng ating IMEG. And there are some accomplishments being reported to me. And tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po ang pag-operate nila against our personnel who are medyo naiba ang landas. In line with that, sir, meron din yung active coordination with the NAPOLCOM, sir. I'm happy to say that yung aming coordination and cooperation at saka sa mga investigation na ginagawa ay talagang we want it na magiging full proof yung mga case na ipa-file natin para kahit paano is yung talagang conviction nila, lalo na both the administrative and the criminal, ay talagang ma-attain natin, sir. So those are the things, sir, and what I'm encouraging also in all my visits and in my talagang yung community engagement activities, I'm appealing also to the people na talagang feel free na magsumbong, pwedeng ipadala lahat, and huwag matakot. If there are policemen who are involved, I'm appealing to them na isumbong, and they should not be afraid. We will protect their identity kung takot na lumutang, to make sure that all the things na ginagawa ng ating kapulisan na medyo left unchecked ay makarating sa amin, and through our different units, yung CIDG, IG, and IMEG, we can conduct follow-up operations on this, sir. Thank you, sir. Yung, alam mo yung sabi mo, yung confidence ng tao na magsumbong sa pulis, kahit na alam nila na pulis yung kanilang isusumbong, mag-encourage sila magsumbong pa rin sa pulis. Dahil pag nakita nila na maraming may mga accomplishment yung IMIG ninyo, yan yun. Kasi yung IMIG noon, during my time, it was not IMIG, it's I was the one who established that CITF, Counter Intelligence Task Force. Walang ginawa yan, isang kumpanya ng SAP at taga IG, mga intel operatives ng IG. Sige lang, monitor yan sa mga police iskalawag. Sige huli, sige huli. So, ang daming walk-in complainants, ang daming phone-in complaints na pa-actionan. So, nakita lang na nahuhuli yung kanilang nireklamo, talagang magkakadevelop ng confidence yung publiko. So, lagyan mo lang matibay na commander yung IMIG mo,
na walang kinatakutan, bangga ng bangga kahit sinong babanggain dyan para matatakot yung mga eskalawag pulis natin na gumawa ng kalukuhan. Yun ang dapat natin gawin. Yes, sir. Thank you. So, security nito ha, itong mga tao mo, klaruhin mo ito dahil alam mo, the worst thing to happen to a policeman kung ang kinatakutan niya, kapwa na niya pulis, kahirap nun. Diba? Dapat takot ka sa kalaban. Takot ka sa sindikato or sino yung mga big time na criminal na drug lord dyan. Kung takot ka sa kasamahan mo, itong mga ito, takot sila sa grupo ni Mayo. At alam natin yung grupo ni Mayo, may mga pulis yan. Ha? Kaya, napakahirap ang sitwasyon nito. Takot rin sila sa AFLD. Dahil ang AFLD daw, maraming pera. Maraming pera yung AFLD. Itong grupo ni Rebusura, Katarata. Totoo ba? Marami kayong pera? Mabigat yung malita? Ha? Ay, ang hirap nun. Nagkatatakutan na sa kanyang kapwa, pulis. Dapat matanggal yan. Matanggal yung ganong feeling ng isang pulis. So, Senator Jinggoy, you want to cite, you want to move for the lifting of the contempt of these five... Mr. Chair, yeah. Wala pa tayo na-achieve. Hindi na natin malalaman kung sino yung source. Ayaw nila magsabi ng kung sino yung source. As far as their concern, itong lima naman is hindi talaga lang alam ang source dahil IFLD ang source nito. Yeah, those concerns. Sila na Busura at si Katarata. Hindi nyo ba masabi sa amin kung sino yung source? Sila ba dapat ang tanungin? Yeah. Katarata, Rebusura. Kundi, sige. Sige, kulong natin. O, out five, in five. Ganon ang gawin natin. Sige, palit ulo. Kung ayaw palit ulo kayo. Mr. Chairman, I do agree with you, no? Itong mga PO1, talagang kawawa to, mga sundalo lang to eh. Sumusunod lang sa mga ano nila eh, kawawa. Ito yung mga D-list lang eh, nasaan yung pating? Yun yung dapat na kukulong eh. Yes, Your Honor, Senator Bong Rebillian, I am also inclined to, you know, request the Napulcom and SITG of PNP to please look into the situation of these people, ito mga bata pa na mga PO1, mga patrolman, mga tinyente na nagamit ba. Kawawa rin, masira ang buhay nito mga tao na ito dahil sa mga wrongful orders na sinusunod lang nila dahil mga boss nila na nag-utos. Tingnan rin ninyo. Ha? Tingnan rin ninyo. Hindi naman porque andyan na sila, masasamang tao na yan sila. Some of them are victims of circumstances na sumunod lang sa order ng mga maro na opisyal nila sa taas. Kaya tingnan rin natin. Mr. Chairman? Yes. Just have a question kay Chief PNP Acorda. Na lifestyle check na po ba si Ibanez, si Gonzales, yung mga involved dito? Meron na po ba tayong resulta ng lifestyle check? It was done, Your Honor, and it was part of our vetting procedure. Kasi continuous po yung vetting and all the members of the... Tuloy-tuloy? So wala pa tayong resulta niyan? Yung... Meron naman, sir. Meron naman. Pero, sir. Meron na? Yes, sir. And continuous po, sir. Continuous siya. Okay. Yes, sir. So, Mr. Chair, I move that we lift the contempt order against the five policemen, namely Payeta, Calao, Gular, Bugarin, Parolino. Yeah, second move, motion. Mr. Chair. It has been moved, as he candid, that the... motion. The citing in contempt of the five police officers, Bayeta, Carolino, Calao, Gular, and Bugarin, be lifted. Any objection? Hearing none, the motion is approved. O, pakitinuha na kay limang pulis, ha? Yung kay... Thank you, si Captain Susongko, hindi pa natin, nakakulong din to, di ba?
I-lift pa natin to, hindi na. Mayroon na ito. In fairness kay Susungko, inamin naman niya na dinamay lang niya ito last hearing. Ngayon, inamin naman niya na hindi pala kasama. So, for me, it's okay if we are going to lift the... Okay, I so move that we also lift the contempt order against Captain Susungko. So, there's a motion to lift the citing on contempt and that's duly seconded by Senator Bong Revilla. Is there any objection? Nag-object ka, Susungko? Ha? Kala ko mag-object ka, kaya hindi ka mag-object? Oh. So there's no objection. The motion is hereby approved. Okay, Mr. Chair, mabalik tayo dito kay Katarata at kay Rebusura. Sino manipalit natin pag ayaw lang magsalita? Their contempt orders are not yet lifted, Your Honor. They're still under contempt. Oh, hanggat hindi na sabihin yung okay. Yung source, then we can put them back. Yeah. Huwag natin ikulong sa custodial eh. Kapwa pulis din nagbabantay dyan. Dito natin ikulong. Okay. I move that we cite... cited na siya. We transfer. Transfer custody. Transfer custody to the Senate. Against the Rebusura and the Katarata. So there's a motion to transfer back to the Senate the physical custody of... Katarata and Rebusura back to the Senate premises. Your Honor, excuse me, Your Honor, if I may. Yes. Your Honor, the issue we cited by Honorable Senator, Your Honor, was the regarding the informant. So I would like to, Your Honor, I would like to stress out, Your Honor, that we don't have the informant with us. We are only giving the information based on the previous conduct of casing and surveillance, Your Honor, at Cavite, Your Honor. And we feed the information to Captain Susungko. That's the only the information, Your Honor, and we have nothing to do with the informant. So let us set the record straight, huh? The motion stays. I have not yet acted on that motion. So with the indulgence of the movement, Senator Jingo Estrada, can we entertain some issues being raised by the ones concerned before okay. I act on your motion? All right. Thank you, Mr. Senator Estrada. Sige, magsabi ka ng totoo dyan. Ha, yung totoo, iho. Napapagod na tayo dito. Last day na ito. Kung makulong kayo dyan sa baba, wala na. Magbe-break kami. Ang tagal, hindi namin maaksyonan yung contempt order mo. Sige. Yes, sabi nila totoo. Yung totoo na. Good afternoon. Good morning. I would like to stress out, Your Honor, with regard to the informant, that we have nothing to do with the informant, Your Honor. Only the information based on the case built up gathered, Your Honor, from Cavite, Your Honor. Of Your Honor, casing and surveillance at Cavite, Your Honor, and our team leader knows that, and the IFLD also chief knows that, Your Honor, and we only give the information to Captain Susungko that indeed this Montero Gray happened to meet with the ones where we sige, kung hirap na mag-English, tagalogin mo. Yeah. Tagalogin mo. Your Honor, isa po yung Montero Gray na bumangga po dun sa binabantayan namin sa Cavite. Your Honor, may subject din po kami doon. It so happened na tumigil po yung galaw nun, Your Honor, because may nahuli po sa Pampanga na Chinese din. I don't know, Your Honor, kung Chinese o kasama. Basta ang information namin, Your Honor, na tigil daw muna yon, walang galaw kasi may nahulihan. So, Your Honor, at that time, itong Montero Gray, Your Honor, bumangga po siya doon sa Manila.
particular po sa Quiapo, yun po yung binigay namin information kay Susongko. So yung informant, Your Honor, wala po kaming hawak na informant. Only, Your Honor, finid lang namin yung information sa kanila na may Montero Gray na bumangga. At the same time, Your Honor, may kinandak na naman sila na casing and surveillance at case belt up, Your Honor, regarding po dun sa Montero. So napag-isa yung information nila na strengthen yung information nila based dun sa dinagdag namin na information din. So, wala talaga informant? Yes, Your Honor, wala. Kayo po. Kayo lang? Information lang po, Your Honor. Information ninyo? Kayo yes, nag-build up ng information? Separate po yung case build up namin, Your Honor, sa case build up din po nila Susongko, Your Honor, na nagkantak silang bypass. Mr. Chairman, I don't believe na wala tong informant. Ha? Na imposible yata na wala silang informant. Ha? Talaga, sabihin nyo na yung totoo. Huwag. Your Honor, I feel, Your Honor, may intel packet po kami. Yung information po na raw, halimbawa, Your Honor, information na yung sasakyan na yan, involved yan. Binabantayan po namin yan. Tinis po namin yan, Your Honor, until such time na makita mo namin mga tao may mga binabangga niya na possible subject. Nung habang tinatanong namin kayo dito, ilang hearing siya tayo dito eh. Nagtitingin ang kayo eh. Talagang kaduda-duda. Hindi ako naniniwala na wala. That's my yes, Your Honor. Personal ano, no? But, pero that's really happened, Your Honor. Yung Cavite po yung binabanggaan pa na may subject po kami sa Cavite, Your Honor. It so happened na bumangga siya dyan. So, nirelay po namin kay Susongko since nasa Manila po sila at nag-case build up na po sila dyan. Sinabi namin, Your Honor, na yung Montero Gray, isa po yan na ano, posible na nagbibigay din. Siguro may we hear from kay Katarata kung meron siya alam. Katarata? Your Honor. Ganun nga po, tama po yung sinabi ni Herbosora na yung binabantayan po namin sa Cavite, bumangga po yung ano, Montero na Gray po. Kaya po yun po yung ano, yung binigay po namin information sa SOU4. Yun lang po talaga. Ikaw naman, Susongko. Ingat-ingat ka ha, kay pwede kang bumalik doon sa baba kung hindi ka mag sir, paano nag-coincide yung lakad ninyo ganun? Sir, kung makikita nyo, sir, regarding sa informant, kung sa informant po ang pag-uusapan, wala naman pong na-mention sa SOU4A na kami ang nakipag-usap sa informant or... Wala nga. Balik na yan. Wala nga. Ngayon lang, bakit nagka-coincide yung lakad mo at lakad nila? Ganun nga po, Your Honor. Kasi yung information galing sa kanila. Galing sa kanila? Opo. Tinap kayo? Oh, yes, sir. Sinong tumap sa'yo? Yung team ng IFLD po. Sino? Si Rebosora, Your Honor. Rebosora? O, yun ang totoo. Galing sa kanila information? Yes, sir. Pero wala silang informant? Siguro po, sila, wala po sila. Wala silang informant? Ang binigay po galing sa kanila information? Yes, sir. Kaya kayo naglakad? Yes, sir. Tumakad. Okay. Naniwala ka, Domingo? Na wala silang informant? I don't think so, Your Honor. You don't think so? Yes, Your Honor. Napaka-labo namang mangyari yun na may information pero walang nagbigay ng... Informant? Walang informant na nagbigay. So, hindi ka naniniwala sa sinabi ni Rebosura na wala silang informant? Tama? Hindi po, Your Honor. Ano po? Hindi pa ako naniniwala, Your Honor. Hindi ka naniniwala sa statement ni Rebosura na wala silang informant? Yes, Your Honor. Alright. Mr. Chairman, kay General Domingo, okay, sa limbawa, i-wrap up na natin ito. Sino ang nakikita mong dapat kasuhan natin dito? Based on your sa information na alam mo, okay, bilang head ng PDIG at that time. So alam mo lahat ang nangyari. Kung ikaw ang tatanungin namin, sino ang dapat kasuhan? Before you answer, huh? I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor. You answer. Okay.
You may answer, General Domingo. Your Honor, yung involved po sa pilferage, yung pagnanakaw ng 42 kilos na shabu, ay dapat lahat po makakasuhan, Your Honor. In addition to my... Sino-sino yan? Sige, isa-isa mo. Yung pinapakita po ng Napulcom na CCTV footages, nandun po si Sergeant Ribosora, Katarata, at saka yung iba pang members ng team niya. Sino pa? Unfortunately, Your Honor, di ko memorize yung mga pangalan. Basta yung IAPLD team. High-ranking officials. I think yung boss nila na si Gonzales, Your Honor. Gonzales, who else? I'm not sure with the Ibanez. Ibanez? Yes, Your Honor. Are you sure? Not so sure, sir. Not so sure. It will depend on the investigation of the agency tasked to investigate. Okay. Thank you, Mr. Thank you, Senator Bong Rebilla. So, balik tayo. Napulcom at PNP. Ayusin niyo yung kuan ha? Yung kasi nakita ko rin ha, Napulcom, yung ating video. CCTV natin, meron kayong, I don't know kung how accurate was that. Meron kayong inaaro doon, nilagay niyo yung pangalan, kung sino yun. Siguruhin lang natin na you tap the expert opinion or say expert expertise ng mga pwede talaga hindi tayo magkamali pagturo doon dahil merong nalagay doon na pangalan na ito, bilunging sa team na ito na hindi naman sila kasama doon sa pagnakaw ng shabu. Kasi itong grupo na ito, late na ito dumating, itong 4A, late na ito dumating. Tinawagan lang ito ni Susungko around 3 o'clock, before nag 3 o'clock, para pumunta doon sa WPD. Kasi naiwan ito, nakamotor ito sila doon sa may, tawag ito, Recto. Tapos may pangalan doon na nasama. Pero kung talagang sila yon, wala problema. Pero i-identify natin properly. Dahil kawawa rin kung wala doon. Tapos may sama doon sa, kung ano, gamitin natin yung expert kung sino pwede mag-turo doon. Okay. Mr. Chair? Yes, go ahead. I reiterate my motion that Ribosura and Katarata be transferred physically here in the Senate because I together with Senator Revilla, are not convinced with the answers given by Ribosura. So I move that to transfer physically Ribosura and Katarata here in the Senate jail. So there's a motion to transfer the physical custody of Katarata and Ribosura back to the premises of the Senate, particularly Sergeant Your Honor, Office of the Sergeant at Arms. Your Honor, pwede po magsalita. Your Honor, yung... Magsalita ka. Opo. So with the permission of the movement, for the last time, sige, pakinggan ka namin. Your Honor, nangyayari naman po talaga yun sa trabaho. Kahit po magtanong po tayo kung kanino man po, kung sa PIDEA o kung sa ibang agency. Nangyayari po talaga yung sinabi po namin. Ngayon, yun naman po talaga yung nangyari. Ano? Yun naman po talaga yung nangyari. Na yun sa information tungkol po dun sa binigay namin sa SOU4. Dun lang po talaga galing yun sa binabantayan po kasi namin. Yung Montero po kasi na gray. Yun po talaga yung yung nangyari nun. Na bumangga din po dun sa binabantayan namin. Kaya binigay po namin. Wala kay informant? Katarata? Bali, yung ginagawa po kasi namin, binabalikan lang po namin yung Regarding po kasi sa informant po, ako po, personally, wala po talaga akong personal na alam sa informant kasi hindi ko naman po talaga nakakaharap yung mga yan. Hindi po ako naging handler kahit kailan po. Pag may trabaho po, sumasama lang po talaga ako. Posible yata yan. Anyway, again, have you acted on my motion, Mr. Chair? Yeah, there's a motion.
Any objection? So there's a hearing none. The motion is hereby approved. And I suggest that the OSAA guard them strictly and to allow only the visitors under the BJMP rules are allowed to visit the detainees, like the immediate family members, the lawyers, priests, and whoever are authorized under the BJMP rules. So, OSAA? No cell phone, please. OSAA, you take physical custody of Ribosura and Catarata. Yeah, you want to, you have the floor, Senator Tolentino. Please. Chair, I think. Yeah. Mamaya na nyo kukunin yan pag adjourn natin. Yes, thank you. Yeah. You're in the tail end of your investigation for the information of the resource persons here present. This investigation should have been handled by the Blue Ribbon. But I acceded to the request of General Senator De La Rosa that it should be transferred to his committee. And I congratulate you for digging deeply. And I just realized that I might not have that emotional resources to dispense in conducting this hearing, which Your Honor has plenty. So I will just join in the crafting of the committee report, especially as to the legal aspects and intricacies involved. Lamang po, Mr. Chair, so I congratulate you for doing a job well. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. Thank you very much. So, sino pang gusto magsalita? NBI? You want to say something? Pang andyan kasama natin? DOJ? You want to say something, sir? On the part of the DOJ, Your Honor, we have no statement to make as of the moment. Thank you. Napulkom, sir? Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. Good afternoon po. Your Honor, as we move on to the Mayo case, can we also earnestly request to address some systemic issues in the PNP? There is a resolution of a House Senate Bill submitted by the Honorable Chair, Senate Bill 1905. Can we also request that it can also be taken up? This is the restructuring of PNP. And in that restructuring, we could very well see the systems and mechanism, how these things have been permeated in all of these years. And this could be addressed in the long term. It will also address the budget allocation. The MOE will be provided much boost in order to be able to come up with some emerging trend in crime situation. For example, in the cyberspace, we are encountering so much stress on how these things are impacting on the peace and order. Can we also, on behalf of the NAPOLCOM, on behalf of Secretary Avalos, can we earnestly move that this also be taken up? Yes, masahan mo yan, Vice Chairman, from our end, we will do that. Thank you. Thank you for reminding us. Constant liaisoning lang tayo, your office and my office, para mapalop natin yan. Thank you. General Lasso, sir? General Kuy, sir? Okay na? Chief PNP? Wala na po, sir. Yun lang, sir, yung wish natin that after all this hearing, sana po I fervent pray na lalabas pa rin ang ating kapulisan. These are all but trials, and this will be one way of correcting ourselves, sir. Thank you, sir. Yes, sir, thank you. And you know, the only one thing that this committee failed to provide answer is the question as to the kung saan talaga nanggaling itong 990 or 1 ton, more than 1 ton of shabu. Saan ang galing? Ang makakasagutan nito ay si Mayo. Si Mayo at saka yung mga cohorts niya. Sila na nakakaalam to. Or the other way,
to get answers answer for this is through the informant. Kasi yung informant may alam yon, sigurado ako may alam yon. Pero hanggang ngayon wala po man, walang lumalabas na informant dahil nga pinagpapasapasahan lang tayo dito itong mga taga IFLD. So with that, I hope you can dig deeper from your end, PNP and Napulcom. Yes, sir. Rest assured, sir, the appropriate charges will be filed and the truth will be shed. Hindi lang yung charges, kundi malaman talaga natin yung source. Ako, one thing na siguro na makuha natin yung sagot nito is kung natuloy nag-appear dito yung si Mike C, baka may sasabihin siya tungkol dyan sa isang tunilada na yan, kung saan galing. Pero yun lang, napigilan siya ng kanya mga handlers. So hanggang information lang tayo nito kung saan galing yan, kulang pa rin talaga. Yes, sir. Magtutulungan po kami ng other agencies, sir. And with regards to Mike C, we will follow that up, sir. Yes, thank you. And alam ko, kapidig lang mismo. Hindi ka na pupunta pa sa ibang ahensya. Pidig lang mismo. Alam na nila kung saan galing yan. Alam na nila yan. So, it is incumbent on your part. Pidig is under your command. Lahat ng pulis sa buong Pilipinas ay hawak mo. Diba? So, I hope you can get to the bottom of this. Kasi, alam ko, maraming alam yan. Imposible, hindi alam ito ng mga tao na ito sa Pinig kung saan galing yan. Eh, sa kanila nga nahuli. Kay Mayo nga nahuli mismo eh. So, alam nila yan. So, sige lang, just continue. So, with that, Senator Tolentino, okay na. Ako, closing statement ko lang is hindi pa huli ang lahat. Ha? Hindi pa huli ang lahat. Kung sino mo yung mga involved diyan sa sindikato, hindi pa huli ang lahat. Para magbagong buhay kayo. Pwede pa kayo magbagong buhay at huwag na kayong magpakaalipin sa pera. Huwag kayong magpakaalipin sa shabu. Yan ang advice ko sa inyo. Kaya pa niyong bumangon. Bumangon kayo. Kung kayo may madidismiss ngayon sa serbisyo at you will be facing criminal charges, then it's not yet the end of the world. Pwede pa kayong magbago. Ang buhay naman hindi lang hanggang sa pamulis. Marami pa ang babata pa ninyo. Mayroon pang different world waiting for you after makapag-decide kayo na magbago. So, kung sino man ang tatamaan dito sa investigation na ito, sino ang kakasuhan, then I wish you all good luck. No hard feelings. Sabihin natin na walang personalan, trabaho lang. No, sa akin, personalan ito. Hindi lang ito trabaho. Dahil yung trabaho na yan, kung hindi mo pipersonalin, walang mangyayari talaga kapag druga ang kalaban mo. Pipersonalin mo talaga ang trabaho nito. Hindi po pwede yung trabaho lang. Kasi kung trabaho lang, you just go through the motions. Wala ka, sabay-sabay ka lang sa agos ng panahon, kumainit, sakay. Kapag malamig, yun, enjoy. Ganun-ganun lang. Pero kung isa sa puso mo yan, isa sa puso mo yun, pipersonalin mo talaga. Dahil buhay ng mga mahal mo sa buhay ang pwedeng sisirain nitong shabu na ito. Kaya dapat personal advocacy natin ito. Bawat pulis dapat personal advocacy yan niya yung laban sa shabu. So yun lang aking ma-advise sa inyo. It's high time to shape up and prove to the whole world that the PNP is not a rotten organization. Ilan lang yung membro ng PNP na
na bulag sa shabu, na bulag sa pera. At yun, sumama sa sindikato. Pero karamihan dito ay matitino pa rin. Do you agree with me? Ha? So, yun lang. No hard feelings to the accused. Ha? Anyway, kung galit kayo sa akin personally, wala akong magawa. I can face you anytime, anywhere. Magsabi lang kayo para makahanda rin ako. Huwag lang niyo ako ambusin. Kung ambusin naman niyo ako, bulletproof naman yung sasakyan ko. Sige lang. Basta trabaho lang talaga ito. Kailangan trabaho na if nobody will work on this problem, kawawa ang Pilipinas. Maawa kayo sa pamilya ninyo, maawa kayo sa bayan ninyo, maawa kayo sa Pilipinas. Lalamunin tayo ng shabu. Lalamunin at lalamunin tayo dito ng droga. Kaya I am challenging everyone here. Not only the policemen, lahat tayo dito ngayon, dito sa room na ito. Labanan natin itong problema sa shabu. Maraming salamat sa inyong pag-appear dito kahit na marami ang binalas, marami ang sumama ng loob, pero wala tayong magawa. Trabaho natin ito. Harapin natin ang katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ha? Thank you. Sana wala na tayong ganito kabigat na investigasyon na ikakandak pa in the near future. Habang ako ang chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, sana last na ito. Ha? Chief PNP, sana wala na. Ha? Tulungan tayo. General Lasso, sir. General Coy, sir. NBI. Tulungan tayo dito. DOJ. Sana wala nang ganito mangyayari pa. With everyone's cooperation, isipin natin, pamilya natin dito ang at stake kapag lalala ang problema ng shabu. So maraming salamat sa inyong lahat. This inquiry in aid of legislation is hereby adjourned.